Kabanata 31. Ang pamatay na espada. Haha, makakarating tayo sa Red City pagkatapos madaanan ang burol na ito. Pagdating namin sa Red City, papasok kami sa teritoryo ng Misty Rain Tower. Walang maglalakas loob na tangkaing guluhin tayo. Ito ay isang kahangahangang misyon, nakakuha ako ng 20 Mortal Restoration Pill mula sa halos walang ginagawa. Si Wang Ting at ang iba pang mga mersenaryo ay masaya at nakaka-relax. Pagdating nila sa Red City, tapos na sila sa misyon na ito. Ang ilan sa mga mersenaryo ay nasasabik sa kanilang mga mukha, na iniisip ang mga Mortal Restoration Pill na malapit nang mapasa kanila. Wala sa kanila ang nakapansin sa ekspresyon ng mukha ni Yan Meng. Si Jiang Chen ay may matalas na pandama, at nabuo niya ang kanyang divine sense, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng lakas ng isip. Natuklasan niya na si Yan Meng ay lalong nagiging tensyonado. Kinabahan din ang 2 pang lalaki mula sa pamilya Yan. Alam kong hindi ito magiging ganoon kasimple. Tihim na ngumiti si Jiang Chen. Si Yan Meng ay hindi tanga. Kung hindi ito isang mapanganib na misyon, kung gayon hindi siya gagastos ng napakaraming pera sa pagkuha ng napakaraming mandirigma ng Qihai. Hindi man lang niya sinimulan ang paglalakbay hanggang sa magkaroon sila ng higit sa 8 lalaki. Higit pa rito, pagkatapos gamitin ang kanyang divine sense, natuklasan niyang walang laman ang karwahe. Walang laman. Ginamit ito bilang isang disguise. Mag-ingat kayong lahat. Paalala ni Yan Meng sa lahat. Hindi talaga pinansin ng mga mersenaryo ang sinabi niya. Kuya Wang, maaari ba akong magtanong sa iyo? Paano ang relasyon sa pagitan ng Misty Rain Tower at ng pamilya Li? Bulong ni Jiang Chen. Ito ay medyo malinaw na sagot para sa tanong na iyon. Hindi mabubuhay ang 2 tigre sa iisang bundok, magkaaway ang 2 pamilya natin. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Sabi ni Wang Ting, alam mo ba kung anong kayamanan ang nasa karwahe na iyon? Tumingin si Jiang Chen sa karwahe at nagtanong sa mas mababang boses. Hindi ko alam. Ayaw sabihin sa amin ng matanda, at hindi rin namin maitatanong. Isa yan sa mga mercenary rules. Kung hulaan ko, sasabihin kong may kinalaman ito sa binibini ng pamilya yan. Sabi ni Wang Ting, young lady ng pamilya yan. Nagulat si Jiang Chen. Brother Jiang Chen, ito ang unang beses mong pumunta sa Red City, kaya malamang na hindi mo alam na ang pinuno ng pamilyang yan ay may isang anak na babae lamang. Matamis siyang mansanas sa mata ng lahat, ngunit pinanganak ang dalaga na mahina ang katawan, kaya laging may sakit. Ang pamilyang yan ay kumuha ng maraming kilalang manggagamot at maraming alchemy masters, ngunit lahat sila ay walang kaalam-alam. Napagpasyahan nilang lahat na ang dalagang ito ay hindi na mabubuhay ng lampas 15. Dahil siya ay 14 na taong gulang na ngayon, kaya sa palagay ko ay may ilang kayamanan sa karwahe na may kinalaman sa sakit ng dalaga. Siyempre, hula lang lahat ng ito. Bulong ni Wang Ting, sayang naman, alam mo ba kung anong klaseng sakit mayroon nitong binibini? Curious na tanong ni Jiang Chen. Ewan ko dyan, pero sinabi sa akin ng mga tao na sa tuwing sasapit ang karamdaman sa dalaga, siya ay dumaranas ng malamig na sipon kaya halos mamatay siya. Sayang lang, 14 years old pa lang siya. Napabuntong hininga si Wang Ting at umiling, mukha siyang lalaking may nagmamalasakit na puso. Tara na, tumingin si Yan Meng sa bulubunduki na nababalot ng kadiliman sa harapan niya habang sinisigawan niya ang lahat. Basag, ang gulong sa karwahe ay gumawa ng mga ingay nang magsimula itong umikot. Ang grupo ay umuusad na muli. Ang kalangitan ay naging ganap na madilim pagkatapos maglakad ng 7 hanggang 8 milya. Naramdaman ni Jiang Chen na ang mga ekspresyon sa mukha ni Yan Meng at ng iba pang 2 lalaki ay naging mas tensyon kaysa dati, maging ang kanilang paghinga ay bumilis. Kasabay nito, ginamit ni Jiang Chen ang kanyang divine sense at natuklasan na 12-12 ng mga lalaki ang nakatago sa kanilang harapan, lahat sila ay naglalabas ng malakas na hangarin sa pagpatay. Tumangala si Jiang Chen sa buwan sa madilim na kalangitan, lumilitaw ang isang curve sa kanyang bibig. Ang isang madilim, maangin na gabi ay isang gabing nakalaan para sa pagdanak ng dugo. Haha, Yan Meng, matagal na akong naghihintay dito. Isang malakas na tawa ang narinig sa unahan. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumabas sa kanilang pinagtataguan, lahat sila ay nag-aaklas na may layuning pumatay.
Tuluyan nilang hinaronggan ang landas ni Yan Meng at ng iba pa. Sinuri sila ni Jiang Chen gamit ang kanyang divine sense, natuklasan ang presensya ng 11 kaaway sa harapan nila. Dalawa sa kanila ay nasa huling yugto ng kaharian ng Chi Hai, 4 sa kalagitnaan ng yugto, at ang iba ay nasa mga unang yugto. Hindi mahalaga kung ito ay lakas o bilang ng kalaban, sila ay lubos na nalampasan. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Meng. Naisip niya sa kanyang sarili na magiging ligtas sila pagkatapos na madaanan ang burol, ngunit dumating pa rin ang panganib para sa kanila. Li Long, ang iyong pamilya Li ay naglagay ng maraming pagsisikap upang gawin ito. Sabi ni Yan Meng na may mapangut siyang ngiti sa kanyang mukha. Si Wang Ting at ang iba pa ay nawala lahat sa kanilang nakaka-relax na estado ng pag-iisip. Sa pagtingin sa sitwasyon sa kanilang harapan, nagsimula silang magmura sa kanilang isipan. Akala nila ay matatapos na ang misyon na ito, ngunit bigla na lang itong bumaba. Ang mga lalaking nasa harap nila ay dapat ang pamilyang Li mula sa Red City. Yan Meng, iabot mo ang purong yang prutas. Agresibong sabi ni Li Long. Ang taba ng pagkakataon. Ang purong yang prutas ay para iligtas ang buhay ng ating binibini, mas gugustuhin kong lumaban hanggang kamatayan kaysa ibigay ito sa iyo. Sabi ni Yan Meng. Ngayon naunawaan ni Jiang Chen na ang misyon ay ihatid ng ligtas ang purong yang prutas. Ang prutas na ito ay isang pambihirang bagay at isang bagay na lumaki sa loob ng maraming taon. Ang purong yang prutas na ito ay isang bagay na magbibigay ng napakalaking benepisyo kahit para sa isang Heavenly Core Warrior. Kung ganoon ang kaso, mamamatay ka. Patayin silang lahat. Inutusan ni Li Long ang mga lalaki sa malupit na paraan. Si Jiang Chen ay hindi tanga. Agad niyang natuklasan ang tunay na layunin ng mga pagkilos na ito. Ang dahilan kung bakit gusto ng pamilya Li ang Kuryang na prutas ay hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil gusto nilang hindi gumaling ang dalaga ng pamilya Yan. Ang dalagang ito ay itinuring na parang hiyas ng lahat ng tao sa pamilya Yan, at kung siya ay namatay kung gayon ang pamilya Yan ay nagdadalamati. May kasabihan na kung kaya mong iparamdam sa iyong kaaway ang sakit, kikiligin ka. Ang pamilya Li ay magkakaroon ng kalamangan kapag ang pamilya Yan ay nagdadalamati. Higit pa rito, ang pagkakataong pumatay ng isang taong makapangyarihan mula sa Misty Rain Tower at masira ang kanilang pamilya ay isang pagkakataon na sakupin ng pamilya Li kahit ano pa ang mangyari. Klang! Ang mga lalaki mula sa pamilya Li ay naglabas ng kanilang mga armas at umikot sa caravan. Sa hitsura nito, halata na wala silang balak na payagan ang sinuman na umalis sa kanilang buhay ngayon. Fuck, napakaswerte ko para masangkot ako dito. Si Wang Ting ay nagmumura na parang baliw habang inilabas niya ang kanyang maliwanag na saber. Ang iba sa mga lalaki ay mukhang kinakabahan din, sila ay mga mersenaryo, at malinaw na alam nila kung ano ang kanilang mga tungkulin. Alam din nila na hindi hahayaan ng kanilang kalaban ang sinuman na makatakas sa ganitong sitwasyon. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang ipaglaban ito. Kuya Jiang Chen, tumakbo ka kapag may pagkakataon ka. Bata ka pa, at ito ang unang pagkakataon na lumabas ka para sa karanasan. Huwag kang magpakamatay dito. Sabi ni Wang Ting kay Jiang Chen. Isang kerba ang lumitaw sa bibig ni Jiang Chen. Si Wang Ting ay isang mabuting tao. Nagpapakita pa rin siya ng pag-aalala para kay Jiang Chen kahit sa kritikal na oras na ito. Para sa kadahilanang ito lamang, kailangang tiyakin ni Jiang Chen na makakaligtas si Wang Ting ngayon. Higit pa rito, ang kanyang mga kalaban ay mga lalaki mula sa pamilya Li, ang kanyang mga kaaway. Patayin! Sigaw ni Li Long. Siya at ang isa pang late stage na Chi Hai Warrior ay nagsimulang tumakbo patungo kay Yan Meng mula sa magkabilang gilid ng caravan. Ayaw nilang bigyan ng pagkakataon si Yan Meng na makatakas. Kasabay nito, ang natitirang mga lalaki na nakasuot ng itim na suit ay nagpakawala ng kanilang kapangyarihan sa Yuan at nagsimulang umatake sa mga mersenaryo. Bang! Nagsimula na ang matinding laban. Halos 20 mandirigma ng Chi Hai ang nag-aaway. Napakalakas ng kanilang mga atake na maging ang mga bato sa gilid ng kalsada ay nagkapira-piraso. Ito ay simula pa lamang ng labanan, at isang lalaki mula sa mga mersenaryo ang nasugatan, isang mahabang hiwa sa kanyang braso. Si Yan Meng ay nakikipaglaban sa 2 late stage na Chi Hai Warriors, at tila hindi na siya makakatagal. Kaya lang niyang ipagtanggol ang sarili nang hindi gumanti.
Isang bata na basang-basa pa sa tenga, "How dare you join the mercenary?" Mamatay. Hinawakan ng isang lalaking nakaitim na suit ang kanyang espada at inihampas ito patungo kay Zhang Chen, ang refleksyon sa espada ay nagniningning ng maliwanag. Sinusubukan niyang hatiin si Zhang Chen sa dalawa. Ikinaway ni Zhang Chen ang kanyang ulo habang nakatayo. Nang ang espada ay malapit nang dumampi sa kanyang ulo, itinuro niya ang kanyang daliri, na nagpakawala ng isang maliwanag na sinag. Isang tunog ng las-las ang narinig, at tinanggal ang magkabilang palad ng lalaki sa kanyang mga braso. Tumalsik ang dugo na parang bukal ng tubig. Hinawakan ni Zhang Chen ang hawakan ng espada na nahuhulog mula sa langit at inindayog ito patungo sa lalaki, direktang pinutol ang ulo ng lalaki. Ang buong proseso ay napakakinas at mabilis, ang lalaking nakaitim na suit ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw, na agad na namamatay. Lahat ng naruroon ay abala sa kani-kanilang mga laban, kaya walang nakapansin sa nangyari. Swash! Si Wang Ting ay inaatake ng dalawang lalaki. Siya ay nasugatan sa kanyang dibdib at nagdurugo ng husto dahil sa sugat. Mga anak ng aso, papatayin ko kayong lahat. Natural na masama ang ugali ng isang mainitan ang ulo. Ang masugatan ay normal para sa sinumang mersenaryo, at alam ng lahat na sila ay mga tao lamang na may tunay na laman. Noong naging mersenaryo sila, inilagay nila ang kanilang buhay dito. Alam nilang darating din ang araw na ganito. Duguan ang mga mata ni Wang Ting. Tila malapit na niyang ipagsapalaran ang lahat at ilabas ang lahat. Klang! Ang talim ni Wang Ting ay naharang ng isa sa dalawang lalaki, at ang pag-atake ng isa pang lalaki ay papalapit sa kanya. Inaatake siya ng dalawang lalaki, at kahit anong pilit niya, hindi niya maipagtanggol ang sarili sa pag-atake ng kausap. Mamamatay na siya, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang umuusbong sa kanyang isipan. Swash! Isang mahabang espada ang tumagos sa katawan ng umaatake, ang dulo ng talim ay pumapasok mula sa likod ng lalaki. Tuluyan ng huminto ang mga galaw ng lalaki, at hindi na siya makagalaw pa. Hinugot mula sa likuran ang malamig na matigas na espada. Nakita ni Wang Ting si Zhang Chen sa likod ng lalaking iyon. Kuya Zhang Chen, nagulat si Wang Ting, hindi siya makapaniwala sa nakita. Nakita ng isa pang lalaking naka-black suit ang kanyang partner na pinatay mula sa likuran. Agad niyang binitawan si Wang Ting at sinimulang salakayin si Zhang Chen. Swash! Ibinato ni Zhang Chen ang kanyang espada ng kasing bilis ng isang tama ng kidlat. Ang ulo ng lalaki ay lumipad sa langit, umuula ng dugo mula sa ulo na ang mukha ay nagyelo sa takot. Nagulat si Wang Ting, napakabilis nito. Napakabilis nito na kahit siya na nakatayo malapit kay Zhang Chen ay hindi makita kung paano pinatay ni Zhang Chen ang lalaki. Ito ay kung paano ginamit ni Zhang Chen ang espada. Walang mga espesyal na diskarte, tanging bilis, bilis na mas mabilis kaysa sa kidlat mismo. Ang ganitong uri ng espada ay isang pamatay na espada. Langit, marahas na umiling si Wang Ting. Napagtanto niyang nagkamali siya, may nakilala siyang nagkunwaring walang karanasan. Umiti si Zhang Chen kay Wang Ting at nagpatuloy sa pagpatay gamit ang kanyang espada. Swash! Swash! Ang sumunod na nangyari ay nagulat kay Wang Ting at sa iba pang mga mersenaryo. Lahat sila ay nakabuka ang bibig. Para silang lahat ay nasa isang nakakabaliw na panaginip. Ang nakita nila ay gumagalaw si Zhang Chen na parang ligaw na tigre sa pagitan ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang espada sa kanyang mga kamay ay patuloy na nagbabago sa malamig na mga kidlat. Sa bawat paghampas niya ng kanyang espada, isang tao ang papatayin. Ang lahat ay pinatay sa pamamagitan ng isang welga, at hindi niya sinakta ng parehong tao ng dalawang beses. Ang mas nakakatakot ay ang lahat ng lalaking napatay niya ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw. Inalis ng espada ni Zhang Chen ang kanilang mga karapatang sumigaw. Wala pang isang minuto, lahat mula sa pamilya Li ay nakahandusay sa lupa na puno ng dugo. Nanginginig pa rin ang mga sugatan nilang katawan. Ang eksenang ito ay kahawig ng isang bagay na makikita mo lamang sa impyerno. Lahat ay nakatingin sa binata na nakasuot ng puting robe. Walang kahit isang mantsa ng dugo sa kanyang katawan kahit na pumatay ng napakaraming tao. Taliwas sa madugong eksena, kalmadong ekspresyon lang ang nakikita nila sa mukha nito. Kabanata 32, kaya ko magpagaling. Tahimik, patay tahimik.
Biglang tumahimik ang matinding eksena. Maging ang tatlong huling yugto ng Qihai Warriors ay tumigil sa kanilang pag-atake. Nakatitig ang lahat sa binata na nakaputing robe. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. May mga bangkay at ulo sa lahat ng dako. Nakakakilabot. Isang minuto. Sa loob lamang ng isang minuto, 9 beses nang ibinayo ng binata ang kanyang espada, na ikinamatay ng 9 na tao. Napatay ang lahat sa isang welga, at wala ni isa sa kanila ang nabubuhay pa. Paano niya nagawa? Isang gulat na mersenaryong bamulong sa sarili. Ang bawat individual na naruroon ay isang mandirigmang Qihai. Ang binata sa harap nila ay nasa maagang yugto pa lamang ng kaharian ng Qihai, ngunit mayroon siyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan. Pinatay niya ang iba pang mandirigma ng Qihai na kasingdali ng pagpatay sa mga aso. Kahit isang late stage na Qihai warrior ay hindi kayang pumatay ng 9 na tao sa 1 minuto. Isang malupit na lalaki na may malupit na espada. Nagbago ang magandang impresyon ng lahat sa batang inosenteng ito. Sa katunayan, sa paglalakbay ay walang sinuman ang talagang nagseryoso kay Jiang Chen. Sa isip nila, isa lamang siyang binata mula sa ilang mayamang pamilya na gusto lang maranasan ang buhay. Ngunit ngayon napagtanto nila kung gaano sila kamangmang. Sino ka? Nagbago ang ekspresyon ni Lilong. Tumingin siya kay Jiang Chen, nagtatanong na may nanginginig na boses. Isang mersenaryo. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Si Yan Meng ay mukhang nasa sabik na parang nakita niya ang liwanag sa unang pagkakataon. Pakiramdam niya ay maswerte siya na kinuha niya si Jiang Chen. This is a matter between the Li family and the Misty Rain Tower, sana huwag kang makisali. Kung aalis ka ngayon, patatawarin kita sa pagpatay mo sa marami nating mga tauhan. Sabi ni Li Long, hindi niya alam kung bakit, ngunit ang binatang ito ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam. Brother Jiang Chen, kung matutulungan mo kami sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng 100 Mortal Restoration Pills. At may utang na loob sa iyo ang Misty Rain Tower. Agad na sabi ni Yan Meng. Kahit isang tulala ay nakikita ang kakayahan ni Jiang Chen. Kahit na siya ay mukhang bata, siya ay malupit at hindi kapani-paniwalang malakas. Siya ang naging pangunahing presensya dito. Kung tumalikod at umalis si Jiang Chen, mahihirapan ang Misty Rain Tower na harapin ang natitirang 2 kalaban. Ito ay dahil ang 2 taong iyon ay nasa huling yugto ng kaharian ng Qihai. Sige, may utang ka sa akin. Tumango si Jiang Chen. Nang marinig na nangako si Jiang Chen na tutulungan sila, agad na natuwa si Yan Meng at ang iba pa. Ngunit, anuman ang mangyari kahit nawala ang Misty Rain Tower, kung may makilala si Jiang Chen mula sa pamilya Li. Hindi niya ito hahayaang makalayo ng madali. Patayin siya. Si Li Long ay mukhang mabangis habang kausap niya ang isa pang late stage na Qihai warrior. Sige, tingnan ko kung ano ang kaya ng binata. Inilabas ng matandang lalaki ang kanyang kapangyarihan, ang talam sa kanyang kamay ay gumawa ng maliwanag na curve sa gitna ng hangin, papalapit kay Jiang Chen sa tila hindi maiiwasang paraan. Mag-ingat ka Kuya Jiang Chen. Si Yan Meng na nakatayo sa gilid kasama si Li Long ay nagpaalala kay Jiang Chen. Brr! Isang malakas na tunog ang pinakawala ng talam ng matanda, ito ay isang napakalakas na kasanayan sa talam. Hindi man lang siya nagpigil, at kapag ginamit na niya ang kasanayang ito, ang puwersa lang mismo ang tatakutin ang kalaban. Mukhang ginamit ng matanda ang lahat ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Sa pagtingin dito, hindi natarante si Jiang Chen. Kalmado pa rin ang ekspresyon niya. Bagamat ang matandang ito ay isang late stage na Qihai warrior, mahina pa rin siya kung ikukumpara kay Murong Sun. Si Jiang Chen ay mas malakas na kaysa kay Murong Sun, kaya ang matandang ito ay hindi 1 taong dapat niyang alalahanin. Ang kaluluwa ni Jiang Chen ay nasugatan, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay nasa kanyang pinakamataas na kondisyon. Swoop! Itinuro ni Jiang Chen ang kanyang daliri ng kasing bilis ng 1 tama ng kidlat. Nagpakawala siya ng matingkad na sinag mula sa kanyang mga daliri na parang sinag ng liwanag na makapagbibigay liwanag sa madilim na gabi, at bumangga ito sa talam ng matanda. Swash! Basag! Ang nag-iisang solar finger ay bumangga sa talam, gumawa ng tunog ng 1 bagay na dinudurog. Nabasag agad ang talam at nagkapira-piraso. Sa sobrang lakas ng impact, napaatras ng 1 hakbang ang matanda at nagsuka ng dugo.
Sheen. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang matanda na tumugon, muling sumulong si Jiang Chen. Mabilis siyang kumilos parang tigre. Sumipol ang espada sa kanyang kamay, at sa isang segundo lang ay nagawa niyang lapitan ang matanda. Siya, napabuga ng hangin ang matandang lalaki, isang pulgada lang ang layo ng espada ni Jiang Chen sa kanyang lalamunan. Ang mga balahibo sa kanyang balat ay tumindig lahat, at ang panginginig ay ipinadala sa kanyang gulugod. Binalot siya ng pakiramdam ng kapahamakan na ito, hindi niya akalain na ang isang binata ay maaaring nakakatakot. Hindi, mangyaring huwag mo akong patayin. Nagsimulang makaramdam ng takot ang matanda, nanginginig ang boses. Suop, sa kasamaang palad, ang kanyang pagmamakaawa ay hindi nagdala sa kanya ng tugon na gusto niya. Ang espada ni Jiang Chen ay tumagos sa kanyang lalamunan at kinuha ang kanyang buhay. Langit, saan nanggaling ang demonyong ito? Taking gulat ni Wang Ting na maging ang kanyang bibig ay nakabuka na. Ganyan kalupit na tao, pumapatay ng mga tao tulad ng pagpatay ng manok. Bilang isang mersenaryo, nakakita ako ng maraming tao na namatay, at dumaan ako sa hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, ngunit hindi ko pa rin maikumpara sa kanya. Tinire ko siya noong nasa Mercenary Square kami, ang tanga-tanga ko. Nagulat ang lahat at mabilis ang paghinga. Ang mga aksyon ni Jiang Chen ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanila, kahit isang late stage na Qihai warrior ay madaling napatay niya. The thing was, hindi man lang kumukurap ang mga mata niya nang pumatay siya. Haha, Li Long, magaling kang magplano, pero hindi mo akalain na magkakaroon ako ng ganoon kalakas na katulong. Sabi ni Yan Meng habang tumatawa ng malakas. Ang mukha ni Li Long ay namumutla. Siya ay maayos na nagpaplano para sa mga araw, lahat para sa araw na ito. Kung ang lahat ay naaayon sa plano, kung gayon si Yan Meng ay patay na ngayon, at magkakaroon siya ng purong yang prutas. Ang binibini ng pamilyang yan ay mamamatay, na itatapon ang pamilya yan sa gulo at depresyon. Kapag nangyari iyon, sa wakas ay magkakaroon ng kalamangan ang pamilya Li, at madali nilang matatalo ang mga ito. Hindi niya akalain na may lilito mula sa kung saan at babaguhin ang lahat ng ito ng ganoon kadali. Binata, tatandaan kita. Magdurusa ka ngayong nasaktan mo ang pamilya Li. Mabangis na sabi ni Li Long habang tumalikod at naghahanda na tumakas. Li Long, hindi ka makakatakbo ngayon. Malakas na sigaw ni Yan Men. Akmang handang magsimulang humabol, isang puting figure ang dumaan sa kanya. Suosh! Ang puting figure ay si Jiang Chen. Napakabilis niya kaya sa isang kisap mata, naharang niya ang daanan ni Li Long. Iniisip mo pa bang umalis? Sabi ni Jiang Chen na may malungkot na ngiti. Binata, wala kang kinalaman sa mga usapin sa pagitan ng pamilya natin, bakit gusto mong maging kalaban natin? Malakas na tanong ni Li Long. Dahil galing ka sa pamilya Li, kaya kailangan mong mamatay. Casual na sabi ni Jiang Chen. Pagkasabi nito ay agad niyang itinuro ang kanyang daliri. Ikinulong ng makapangyarihang single solar finger si Li Long at marahas siyang binangga. Ang pag-atake na ito ay sinuportahan ng napakalaking puwersa. Bang! Hindi may pagtanggol ni Li Long ang kanyang sarili mula sa single solar finger. Kahit na sinubukan niya ng husto, pinalipad pa rin siya sa epekto ng pag-atake. Ibinagsak niya ang kanyang likod sa isang malaking bato, nawasak ito. Nang tuluyang tumigil sa paglipad ang kanyang katawan, bumagsak siya sa lupa at nagsimulang umubo ng dugo. Nakakatakot ito. Ang lahat ay natakot habang nakatingin kay Jiang Chen na may nakakatakot na tingin. Si Jiang Chen ay kumuha ng Mortal Restoration Pill at nilamon ito. Pagkatapos magpakawalo ng dalawang strike ng single solar finger, nagamit na niya ang maraming lakas niya. Pagkatapos noon, sa ilalim ng mga mata ng lahat, inihagis ni Jiang Chen ang kanyang espada sa hangin at sinipa ito ng kanyang binti. Sinipa niya ang hawakan ng espada, agad itong ipinadala kay Li Long. Ang espada ay tumagos sa bungo ni Li Long, ang hawakan lamang ang naiwan. Ipinakita nito kung gaano karaming puwersa ang inilapat dito. Huminga ng malalim si Yan Meng. Sa pagtingin sa kung paano pinatay si Li Long, pakiramdam niya ay may matinding sama ng loob si Jiang Chen sa pamilya Li. Kapag siya ay umatake, hindi siya magpapakita ng awa. Matapang at walang awa ang binatang ito. Siya ay kalmado at pinatay na parang wala lang, nagkamali ako sa kanya.
Isang tahimik na buntong hininga ang pinakawala ni Yan Meng. Naalala niyang sinabi niya na si Jiang Chen ay isang lumalagong bulaklak sa isang silid na hindi pa nakaranas ng aktwal na mundo. Pinagsisisihan niya ang mga salitang iyon ngayon. Nabigong makita ni Yan Meng ang tunay na kakayahan ni Brother Jiang Chen, hindi ko inaasahan na itinago sila ni Brother Jiang Chen ng ganoon kalalim. Kung wala ang iyong tulong, ngayon ay namatay kaming lahat dito ngayon. Sincere na sabi ni Yan Meng. Huwag mo nang banggitin Tito Yan. I was paid to solve the problems, don't forget to pay me those 100 mortal restoration pill. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Naglabas siya ng nakatiklop na pamaypay at muling vinyl ikan ang binata mula sa isang mayamang pamilya. Ibang-iba sa hitsura niya noong isang minuto lang ang nakalipas nang siya ay pumatay na parang demonyong Panginoon. Iniligtas tayong lahat ni Brother Jiang Chen ngayon, hindi natin masusuklian ang napakalaking kabutihang ito. Lumapit si Wang Ting at ang iba pa, nagsasalita habang magalang na nakahawak sa kanilang mga kamao. Nagpasalamat ang lahat na iniligtas niya sila sa tiyak na kamatayan. Ang kanilang pasasalamat kay Jiang Chen ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kung wala si Jiang Chen, lahat sila ay patay na ngayon. Brother Jiang Chen, kapag nakarating na tayo sa Red City, gusto kitang imbitahan na bisitahin ang Misty Rain Tower. Ipapaalam ko sa Hepe ang nangyari ngayon, at sigurado akong lubos din ang pasasalamat ng Hepe. Sabi ni Yan Meng sa magalang na tono. Napakaganda mong sabihin iyan. Sinabi ni Jiang Chen nang walang pag-aalinlangan. Ang Misty Rain Tower ang target niya, at posibleng available doon ang mga kailangan niya. Let's go everyone, I treat ko kayong lahat kapag nakarating na tayo sa Misty Rain Tower. Sinabi ni Yan Meng sa lahat ng mga mersenaryo. Siya ay hindi kailanman nadama mas mabuti kaysa sa kanya ngayon na ang mga panganib ay nawala. Ang lahat ay relaxed habang sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Red City. Tito Yan, nabalitaan ko na may sakit ang binibini sa pamilya Yan. Maaari ko bang malaman kung ano ang aktual na sitwasyon? Habang nasa daan, nagtanong si Jiang Chen. Buntong hininga, walang alam si Brother Jiang Chen tungkol dito. Ang aming binibini ay isang napakatalino na bata mula pa noong siya ay bata. Siya ay may talento at siya ay umabot sa 9 na antas ng Qi Jing noong siya ay 6 pa lamang. Siya ay isang henyo sa gitna ng mga Jenny. Masyadong kakila-kilabot. Nang banggitin ang binibini ng pamilyang Yan, nagpahayag ng awa si Yan Meng. Pakisabi sa akin kung ano ang mga sintomas niya, baka may paraan ako para gumaling siya. Sabi ni Jiang Chen, may paraan ka ba? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Yan Meng, ngunit nagdilim ito sa ilang sandali. Imposible, wala nang paraan para pagalingin siya, ang sakit ng binibini ay hindi na siya mabubuhay ng lampas 15. Kahit na ang purong yang prutas ay hindi siya mailigtas. Ang sakit ay dumaranas sa kanya isang beses bawat taon, at nangyari ito mula noong siya ay 7 taong gulang. Kapag tinamaan siya nito, magiging yelo ang kanyang katawan, at ang lamig na iyon ay papasok sa kanyang mga buto. Hindi mo maisip kung gaano kasakit ang dinaranas ng dalaga. Sa tuwing dumarating ang sakit, ito ay parang buhay at kamatayan. Ngayon ang binibini ay naging 14. Ang sakit ay tumama na ng 8 beses, at ito ay tumitindi sa bawat oras. Ang aming pamilyang Yan ay kumuha ng lahat ng mga sikat na manggagamot at alchemist sa Red City, at lahat sila ay napagpasyahan na ang dalaga ay hindi na mabubuhay ng higit sa 15. Nagyayelong lamig na pumapasok sa kanyang mga buto. Isang beses bawat taon. Bahagyang nakapikit ang mga mata ni Jiang Chen na para bang may naisip siya. Kaya kung pagalingin ang sakit ng binibini mo. Sabi ni Jiang Chen. Ano, Kuya Jiang Chen, nagbibiro ka ba? Tanong ni Yan Meng na may pagtataka. Ngunit, kailangan kong suriin ng personal ang iyong binibini at magpas siya pagkatapos tingnan ang aktual na sitwasyon. Sabi ni Jiang Chen. Kabanata 33, hindi maikakailang maganda. Nanlaki ang mga mata ni Yan Meng nang marinig ang sinabi ni Jiang Chen. Napatingin siya sa binata sa kanyang harapan na may excited na ekspresyon sa mukha, kitang-kita ang kumpiyansa sa mukha ng binata. Kung iisipin kung gaano kalakas si Jiang Chen noon pa man, halatang hindi siya karaniwan. At saka, hindi naman talaga siya mukhang nagsisinungaling, marahil ay alam niya talaga kung paano siya pagagalinggan. Tito Yan, si Brother Jiang Chen ay isang kamanghamanghang tao.
Hindi natin mahuhulaan ang kanyang mga kakayahan gamit ang sentido komun. Ang mga tinatawag na Grandmaster ay hindi makakatulong, ngunit sigurado akong makakatulong si Brother Zhang Chen. Bulalas ni Wang Ting. Pagkatapos ng kamakailang labanan sa buhay at kamatayan, sinimula ni Yan Meng na trituhin ang lahat dito na parang isa sa kanila. Bilang karagdagan, dahil ang purong yang prutas ay nalantad, hindi na kailangang itago pa ito. Isa pa, hindi lihim ang sakit ng dalaga. Fantastic, this is fantastic. Kung talagang mailigtas ni Brother Zhang Chen ang buhay ng aking binibini, hinding-hindi makakalimutan ng pamilya yan ang ginawa mo para sa amin. Gagantimpalaan ng pinuno si Brother Zhang Chen ng napakagandang. Parang nakakita siya ng kaunting pag-asa, alam na alam ni Yan Men ang kalagayan ng dalaga. Ang prutas na pure yang ay may kakayahan lamang na pigilan ang lamig sa katawan ng dalaga, ngunit hindi nito kayang gamutin ang ugat ng sakit. Sa karamihan, ito ay magpapahaba lamang ng buhay ng dalaga. Ang mayroon ang binibini ay isang pambihirang sakit, at walang sino man sa mga Grandmaster sa Red City ang may anumang palatandaan tungkol dito. Walang sino man ang nang-ahas na magsabing kaya nilang pagalingin ang dalaga. Sa makatuwid, nagdududa si Yan Meng sa sinabi ni Zhang Chen. Ang lahat ng mga taon ng pagsisikap na harapin ang sakit ng dalaga ay nagturo sa kanilang lahat ng isang aral, kung mas umaasa ka sa isang bagay, mas malaki ang iyong pagkabigo. Gayunpaman, hanggat may pag-asa ay mas mabuting subukan ito pagkatapos ay maghintay sa pagdating ng kamatayan. Bukod dito, ipinakita talaga sa kanila ng binata kung gaano siya kahanga-hanga, marahil ay mayroon talaga siyang mga espesyal na kakayahan. Huwag mo nang banggitin. Ikinaway ni Zhang Chen ang nakatiklop na pamaypay sa kanyang mga kamay at casual na nagsalita. Ang mga ipinang akong gantimpala mula sa pamilya yan ay isang bagay na malinaw na hindi niya tatanggihan. Siyempre, ang pagliligtas lamang kay Yan Meng at ang purong yang na prutas ay hindi papayag na humingi siya ng malaking gantimpala, ngunit kung mapapagaling niya ang dalaga, hindi lamang siya makakagawa ng isang mabuting gawa, magtatatag din siya ng isang mabuting relasyon sa Misty Rain Tower. At kapag nangyari iyon, susubukan ng Misty Rain Tower ang kanilang makakaya upang mahanap kung anuman ang hinahanap niya. Ang Misty Rain Tower ay ang pinakamalaking kapangyarihan sa kalakalan sa Red City. Nagpatakbo sila ng maraming iba't ibang uri ng mga negosyo sa pangangalakal, kabilang ang isang tindahan ng tableta. Ang pill shop ay ang tanging pag-aari ng pamilya yan, sa makatuwid, sa tuwing nababanggit ang Misty Rain Tower, ito ay katulad ng pagbanggit sa pamilya yan. Ang Misty Rain Tower ay ang pinakamalaking representasyon ng pamilya yan. Napakalaki ng Red City at hindi ito maikukumpara sa Fragrant Sky City o Crowded Sky City. Kung tatayo ang isa sa isang bundok na ilang milya ang layo, matutuklasan nila na ang Red City ay ilang daang milya kwadrado ng lupain na may magagandang gusali. Ang buong lungsod ay napuno ng napakagandang kapaligiran, at kahit hating gabi na, ang lungsod ay may liliwanag pa rin ng mga ilaw. Ang mga ingay ng lungsod ay naririnig kahit sa labas. Brother Zhang Chen, nakikita mo ba ang pinakamataas na gusali sa lungsod? Iyon ang Misty Rain Tower. Itinuro ni Yan Meng ang isang mataas na gusali sa lungsod. Ang tore ay higit sa 100 metro ang taas. Ang mga ilaw ay makikita mula sa bawat antas, at mayroong isang malaking pavilion sa rooftop. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang naka-istilong gusali. Hindi katakataka na ang Red City ang pinakamalakas sa lahat ng 28 lungsod, ang mismong atmosfera lang ang higit sa lahat. Tumango si Zhang Chen bilang pagsang-ayon, nagsasalita mula sa kanyang puso. Kung tungkol naman sa laki ng Red City, hindi niya ito pinag-isipan. Kung ikukumpara sa malalaking lungsod sa Divine Continent na sumasaklaw ng hindi bababa sa 1,000,000 kwadrado bawat isa, ang Red City ay isang maliit na lungsod lamang. Ang mga sinaunang lungsod sa banal na kontinente ay sakop ng mga espesyal na hadlang na ginawa ng mga dakilang mandirigma. Mangangalap sila ng enerhiya mula sa paligid at lilikha ng mga mahalagang lupain para sa sinumang mandirigma na linangin. Ang Red City ay hindi malapit sa kanilang antas. Gayunpaman, kakailanganin ng maraming oras para makabalik si Zhang Chen sa Divine Continent. Sa kanyang kasalukuyang antas, kung gusto niyang pumunta sa Divine Continent, aabutin siya ng higit sa 100 taon. Pumasok na tayo sa lungsod. Matapos makaligtas sa mapanganib na sitwasyon, mukhang masaya si Yan Men.
Iniwan nila ang karwahe, binilisan ang kanilang lakad, at pumasok sa Red City. Ang Misty Rain Tower. Iba ang hitsura ng Misty Rain Tower sa malapit. Kapag nakatayo malapit sa harap na pasukan at tumitingin sa gininto ang pasukan, isang pakiramdam ng yaman at katanyagan ang maderama. Si Wang Ting at ang iba ay nakatingin sa paligid. Hindi man ito ang unang beses na pumunta sila rito, humanga pa rin sila sa ganda ng Misty Rain Tower. Yan Xing, ipakita kay Wang Ting at sa iba pa ang paligid. Tretuin mo sila ng mabuti, at maging magalang sa kanila. Sinabi ni Yan Meng sa isang matandang lalaki sa tabi niya. Huwag kang mag-alala. Tumango si Yan Xing. Bilang isa sa mga miyembro mula sa pamilyang Yan, wala siyang masyadong pakialam kay Wang Ting at sa iba pa, ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat. Naging magkaibigan sila na dumaan sa hirap at ginhawa ng magkasama at dumaan sa sitwasyon ng buhay at kamatayan. Sabay silang lumaban at muntik na silang mamatay. He now treated them like friends, hindi na kailangan pang hilingin ni Yan Meng na gawin niya yon. Brother Jiang Chen, pumunta tayo at makilala ang pinuno ng pamilya Yan. Tumingin si Yan Meng kay Jiang Chen. Sige, tumango si Jiang Chen. Ang mga desisyong ito ay umayon sa kanyang kagustuhan dahil ayaw niyang maantala. Tara na. Habang sinasabi iyon, nagsimulang maglakad si Yan Meng patungo sa Misty Rain Tower. Nagulat si Jiang Chen at nagtanong, hindi ba tayo direktang pupunta sa pamilya Yan? May kailangan kang malaman. Ang Misty Rain Tower at ang pamilya Yan ay nasa tabi mismo ng isa't isa, at sa likod ng tore ay ang espasyo ng pamilya Yan. Sa asensya, ang Misty Rain Tower ay ang pasukan sa pangunahing pasukan ng pamilya Yan, at kapag narito ang isang marangal na panauhin, sila ay dadalhin mula sa pangunahing pasukan. Ang mga normal na bisita ay kailangang pumasok mula sa likurang pintuan. Paliwanag ni Yan Meng habang nakangiti. Ngayon nauunawaan ko. Napagtanto ni Jiang Chen na siya ang marangal na panauhin ng pamilya Yan. Pumasok sila sa maliwanag na Misty Rain Tower. Kahit sa oras ng gabi, ang Misty Rain Tower ay kailangang patakbuhin ang negosyo nito. Ang unang palapag ay isang lugar ng kalakalan na may maliliit na tindahan na itinayo sa loob. Ang mga tindahan na ito ay hindi pinamamahalaan ng pamilya Yan. Ang mga ito ay mga lugar na inuupahan, at ang pamilya Yan ay mangulekta lamang ng bayad sa pag-upo mula sa kanila. Sinabi ni Yan Meng kay Jiang Chen ang lahat ng ginawa ng Misty Rain Tower, ngunit nang matuklasan niya na si Jiang Chen ay nawala ng interes pagkatapos tumingin sa paligid, tumigil siya sa pagpapaliwanag. Sa pagtingin sa kung paano kumilos si Jiang Chen, naramdaman ni Yan Meng na ang binatang ito sa kanyang harapan ay hindi talaga pinahahalagahan ang Misty Rain Tower. Ang pagpapahalaga ay hindi nagmula sa puso, ngunit hindi rin ito peke. Iyon ay isang tingin na marami na niyang nakita, at hindi niya maintindihan kung bakit ganito si Jiang Chen, na nagpaparamdam kay Yan Meng na kakaiba. Paanong nakita ng isang binata mula sa Fragrant Sky City ang isang kasing-engran din ito dati? May isang milya haba na koridor na humahantong sa likod na pinto. Dinala ni Yan Meng si Jiang Chen sa koridor at narating ang pangunahing espasyo ng pamilya Yan. Ang pangunahing espasyo ng pamilya Yan ay may ganap na kakaibang estilo. Ang mga klas iko at kaakit-akit, ang mga fountain ng tubig at mga lawa ay sagana. Ang mga ibon ay umaawit sa hangin, at ang mga bulaklak ay naglalabas ng matamis na halimuyak. Ang taong nagdisenyo ng lugar na ito ay dapat na talagang marunong mag-enjoy sa buhay. Tito Yan, nakabalik ka na. Sa harap ng pintuan, magalang nang umiti ang dalawang gwardya kay Yan Meng. Malinaw na si Yan Meng ay isang taong may matatag na katayuan sa pamilya Yan. Isa na siyang late stage na Chi Hai Warrior, at malaki ang posibilidad na makapasok siya sa Mortal Core Realm. Oo, casual na tumango si Yan Meng, pinangunahan si Jiang Chen sa inner space ng pamilya Yan. Sa loob ng Grand Meeting Hall ng pamilya Yan. Brother Jiang Chen, mangyaring uminom ng tsaa dito habang tatawagan ko ang hepe. Nakangiting sabi ni Yan Meng. Sige. Umupo nang maayos si Jiang Chen at iwinagayway ang kanyang nakatiklop na pamaypay. Mukhang hindi niya gustong tikman ang tsaa. Hindi nagtagal, bumalik si Yan Meng kasama ang anim na lalaki. Sinuri ni Jiang Chen ang mga lalaking ito gamit ang kanyang divine sense at nalaman na lahat sila ay mga mandirigma sa Mortal Core Realm. Ang lakas talaga ng pamilya Yan.
Hindi nakakagulat na isa sila sa pinakamalakas na pamilya sa Red City. Ang lalaking nangunguna sa iba ay mukhang nasa edad 40. Nakasuot siya ng puting damit, at ang kanyang mukha ay matulis. Ang kanyang mga kilay ay hugis espada, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Nagpakita siya ng isang imahe ng natural na dignidad at kapangyarihan, na ginagawang magbigay ng respeto sa sinumang makakita sa kanya. Ang lalaking ito ang pinuno ng pamilyang Yan, si Yan Zhanyun. Para sa iba pang mga Mortal Core Warrior, lahat sila ay mga pangunahing miyembro ng pamilya. Nandito ang lahat ng Mortal Core Warrior mula sa pamilya Yan, na nagpakita lamang na sineseryoso nila ang mga bagay tungkol sa dalaga. Bilang isa sa malalaking pamilya sa Red City, nagkaroon ng malakas na network ang pamilya Yan. Marami silang mga henyo mula sa pamilya, at marami rin silang Chihai Warriors. Gayunpaman, dahil hating gabi na ngayon, napakatahimik ng pamilya Yan. Bukod pa riyan, ang meeting room ng pamilya Yan ay hindi isang lugar kung saan malayang makapasok ang sinuman. Nang dumating si Yan Zhanyun, agad niyang tiningnan si Jiang Chen. Nang malaman niya na si Jiang Chen ay isang gwapong binata, kumunot ang kanyang noo. "Little brother Jiang Chen, una sa lahat gusto kong pasalamatan ka sa pagligtas kay Yan Meng at pagprotekta sa purong yang prutas. Tiyak na gagantimpalaan ka namin ng napakaganda. Ngunit, nagagawa mo ba talagang pagalingin ang aking anak?" Si Yan Zhanyun ay dumiretso sa punto. Ipinakita niya ang kanyang pagiging magalang kay Jiang Chen kahit na hindi siya sigurado kung talagang mapapagaling ni Jiang Chen ang kanyang anak. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas kay Yan Meng at pagpatay sa mga lalaki mula sa pamilya Linang mag-isa, kailangan niyang magpakita ng pasasalamat kay Jiang Chen. Isa pa, hindi niya talaga kayang baliwalain ang isang binatang may ganoong kalakas na lakas. "Siyempre, casual na sabi ni Jiang Chen. Ang pagiging mapagmataas ay mabuti para sa isang kabataang tulad mo. Nailigtas mo si Yan Meng, at ituturing ka namin bilang kaibigan ng pamilya Yan. Ngunit kapatid, mangyaring huwag magsinungaling sa amin. Dahil sa sakit na dinaranas ni Yur, marami sa mga grandmaster na walang kaalam-alam." Sabi ng isang matandang lalaki, halatang hindi siya naniniwala na may kakayahan si Jiang Chen na pagalingin ang sakit ng binibini. "Dahil walang naniniwala sa akin sa inyo, aalis na ako ngayon. Hindi na kailangang magpasalamat sa kung anuman ang nagawa ko." Sabi ni Jiang Chen bago siya tumayo at nagsimulang maglakad patungo sa exit ng hall. Nang makitang aalis na siya nang hindi man lang nagsasalita, nagulat ang lahat ng naroroon. "Kumapit ka kapatid." Agad na pinigilan ni Yan Zhanyun si Jiang Chen. Nagsalubong ang kilay ng iba pang lalaki. Kung sino pang binata ang nang-ahas na maging bastos sa harap nila, sinampal na nila ito. Ngunit, nakatulong ang binatang ito sa kanilang pamilyang Yan, at kailangan nilang aminin na iba ang hitsura niya sa ibang mga kabataan. "Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano mo pagagalinggan ang aking anak na babae?" Tanong ni Yan Zhanyun. "Kailangan kong suriin ang sarili kong mga mata ang sakit ng binibini, pero hindi mo man lang hiniling na nandito ang dalaga, sinasabi sa akin na hindi ka naniniwala sa akin. Aalis na ako." Tahimik na ipinahayag ni Jiang Chen ang kanyang galit bago ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad patungo sa labasan. "Kuya Jiang Chen, mangyaring huwag magalit." Pinigilan ni Yan Meng si Jiang Chen. "Huwag kang magalit, Kuya Jiang Chen. Young man, mangyaring kunin si Yur." Umiti ng paumanhin si Yan Zhanyun. Ito ang unang pagkakataon na kumilos siya nang masunurin sa harap ng isang kabataan sa kaharian ng Chihai. Hindi niya talaga makita ang binata, kaya marahil mayroon siyang mga espesyal na trick sa kanyang manggas. Handa siyang makipagsapalaran at hayaan ang binatang ito na subukan. Hindi nagtagal, bumalik muli si Yan Meng, at nasa likod niya ang isang batang babae. Nang makita ni Jiang Chen ang batang babae na ito, kahit na para sa isang taong nakaranas at nakakita ng tulad niya, nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang batang babae na ito. "Maganda, hindi maikakailang maganda." Nakasuot ng mahabang puting palda ang dalaga na may nakatali na purple na silk belt sa baywang. Siya ay may perpektong hubog na katawan. Ang kanyang buhok ay malasutla na makinis, hanggang sa kanyang balikat. Mayroon siyang isang pares ng matingkad na mga mata at purong puting ngipin. Ang kanyang mga labi ay perpekto, at kahit walang anumang pampaganda,
Ang kanyang hitsura ay walang kahit isang kapintasan. Ngunit, ang hindi maikakailang nagpaganda sa kanya ay hindi lamang ang kanyang hitsura. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng pinakamalinis na tubig, para siyang malinis na puting papel, walang kamali-mali. Kabanata 34 Pagpagalit sa isang Mortal Kombat Warrior. Walang kamali-mali, walang kahit isang karumihan. Isang likas na kagandahan na higit sa lahat. Nakita na ni Jiang Chen ang lahat ng uri ng magagandang babae, at kapag nasa tuktok na siya, kahit na ang pinakamagagandang birhen ay itinapon ang kanilang mga sarili kay Jiang Chen. Ngunit, nakatuon si Jiang Chen only on cultivation, he didn't want to be distracted by women, kaya nga hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga virgin saint na iyon. Ngunit, hindi man lang niya maalis ang tingin sa 14 na taong gulang na binibini sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay umibig siya sa unang pagkakataon. Sa katunayan, nakita at naranasan ni Jiang Chen ang lahat ng mayroon sa mundong ito, mag-alok, ngunit pagdating sa pag-ibig at pakikipagrelasyon, siya ay walang iba kundi isang baguhan. Ang dalagang ito ay ang binibini ng pamilyang Yan, si Yan Chen Yu. Ang Misty Rain Tower ay may ibang pangalan bago isinilang si Yan Chen Yu, na pinalitan ang pangalan bilang Misty Rain Tower pagkatapos lamang siyang ipanganak. Mula rito, madaling masasabi na mahal talaga ni Yan Zhan Yun ang kanyang anak. Misty Rain Tower katumbas si Yan Yu Lu. Tumangala si Yan Chen Yu at nakangiting tumingin kay Jiang Chen. Napakalinis ng kanyang paningin, at napakalinis ng kanyang ngiti. Para siyang isang engkanto mula sa langit. Ngunit, ang mukha ni Yan Chen Yu ay mapatla, at siya ay mukhang may sakit. Sa kabila ng kanyang matagal ng pagkakasakit, ang kanyang kagandahan ay hindi naapektuhan ni Katie Ting. Hoy bata, anong tinitingin-tingin mo? Isang Mortal Kombat warrior mula sa pamilyang Yan ang sumigaw patungo kay Jiang Chen. Nagising si Jiang Chen at napagtanto na ang kanyang isip ay pansamantalang naligaw ngayon. What the hell, how come my mind went wandering? This has to be the biggest joke of the year. Don't tell me it happened because of love. Hindi nakaimik si Jiang Chen, matagal nang nakalimutan ng isang tulad niya ang pakiramdam na gumagala ang isip. Ngunit, ngayon lang niya naranasan muli ang pakiramdam na iyon dahil sa isang binibini. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa isang tulad niya. Bakit mo ako sinisigawan? Kung hindi ko titingnan ang dalaga, paano ko malalaman kung ano ang kalagayan niya? Tinitigan ni Jiang Chen ang Mortal Kombat warrior na iyon at tumugo ng walang pakundangan. Siyempre, sinusubukan din niyang takpan ang kanyang kahihiyan. Ikaw, mabuti. Mas mabuting pagalingin mo si Yu, Kung hindi mo gagawin, tuturuan kita ng magandang aral. Galit na galit ang Mortal Kombat warrior. Sa kanyang katayuan, walang nang ahas na makipag-usap sa kanya ng ganoon, lalo na ang isang napakabata. Tama na. Pinakalma ni Yan Zhan Yun ang lahat at naglakad sa harap ni Yan Chen Yu, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Dad, ayos lang ako. Sabi ni Yan Chen Yu. Ang kanyang boses ay parang maulap na ulan, napaka nakapapawi. Hayaan mong ipakilala kita kay Brother Jiang Chen. Sabi niya kaya niyang gamutin ang iyong sakit. Ang paraan ng pagtingin ni Yan Zhan Yun sa kanyang anak ay isang tinging puno ng sakit at kalungkutan. Tay, hayaan mo na lang, hindi magagamot ang sakit ko. Umiling si Yan Chen Yu. Tumingin muli si Jiang Chen kay Yan Chen Yu. Dahil ang lahat ng taong naruroon ay nasa Mortal Kombat level, hindi niya ginamit ang kanyang Divine Sense para i-scan siya. Ang kanyang Divine Sense ay mahina pa rin, at si Yan Zhan Yu na isang late stage na mortal madaling matuklasan ng Core Warrior kung ginamit ni Jiang Chen ang kanyang Divine Sense. Ngunit, si Jiang Chen ay may malaagila na pangitain. Nakikita niya ang enerhiya ni Yan Chen Yu, at maingat at sa wakas ay nakumpirma niya ang kanyang iniisip. Young Missy Yan, let me ask you, every time na tinatamaan ka ng sakit, nakakaramdam ka ba ng malamig na lamig sa bawat parte ng katawan mo na parang may mga glacier na dumadaloy sa katawan mo, na nagpapalamig sa mga panloob na organo mo? Tanong ni Jiang Chen. Nawalan na ng pag-asa si Yan Chen Yu, ngunit biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Jiang Chen gamit ang kanyang magagandang mata, at bahagyang nakabuka ang kanyang matamis na labi. Tama iyan, Sir Jiang. Ang pangalan ko ay Yan Chen Yu. Bahagyang yumuko si Yan Chen Yu patungo kay Jiang Chen.
Si Yan Zanyun at ang iba pang mga lalaki ay nagulat ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa isang tingin lang, masasabi ng binatang ito kung ano ang kanyang mga sintomas at sakit. Si Jiang Chen ang unang nakagawa nito, at ito lalo lang nilang pinagseryoso ang binatang ito sa harapan nila. Hayaan mong tanungin kita muli. Sa tuwing kapag ang sakit ay tumama, ang iyong katawan ay magsisimulang manginig, at ang dugo ay magyelo. Mahihirapan kang huminga, na para kang patay. Wala kang maramdaman maliban sa kakaiba, masakit na pakiramdam ng isang bagay na parang ahas na gumagalaw sa loob ng iyong katawan, at ang sakit na iyon ay napakatindi. Sabi ulit ni Jiang Chen. Tama, ganyan talaga ang nararamdaman ko. Lalong nagulat si Yan Chen Yu. Hindi niya mailarawan sa sarili niya ang pakiramdam na iyon, at sa bawat pagkakataon ay nahimite siya dahil sa sakit. Ngunit isang bagay ang natitiyak niya na talagang may parang ahas na gumagalaw sa loob niya, katawan, parang may pumasok na dayuhan sa katawan at sinimulan itong sirain. Dumating ang sakit noong 7 taong gulang, at bumabalik ito bawat taon. Ang lamig sa iyong katawan ay tumitindi sa bawat pagkakataon, at kung tama ako, sa huling beses na tumama ito, ang lamig ay magiging parang malamig na talam ng yelo, hinihiwa ang iyong katawan mula sa loob, sinisira ang lahat. Sabi ulit ni Jiang Chen, ang lahat ay nasa sabik na nakikinig. Ang paraan ng pagtingin nila kay Jiang Chen ay ganap na nagbago. Ang sinabi ni Brother Jiang Chen ay ganap na tumpak. Noong huling beses na tinamaan ng sakit si Yuer, ang malamig na sipon ay umalis sa kanyang katawan, at hindi kami makalapit sa kanya. Ito ay tulad ng isang malamig na talam ng yelo na ganap na sumisira sa lahat, sa silid, halos sirain ang kanyang bahay. Sabi ni Yan Zanyun na may matinding pananabik na parang nakakita na siya ng pag-asa. Nagliwanag ang mga mata ng kalapit na Yan Meng. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaalam si Jiang Chen. Kung talagang mapapagaling ni Jiang Chen ang sakit ni Yan Chen Yu, tiyak na gagantimpalaan siya sa pagdadala sa kanya dito. Sir Jiang, itong sakit ko, mapapagaling ba ito? Ang ekspresyon ni Yan Chen Yu ay isa na unang nakakita ng liwanag. Maaari ba itong gumaling? Si Jiang Chen ay nagsimulang tumawa ng mapanukso. Siya ay ipinanganak na may 9 na yin meridian at ang 9 yin na katawan na minana mula noong sinaunang panahon. Ang ganitong uri ng katawan ay napakabihirang na maaaring hindi ito lumitaw kahit isang beses sa bawat 10,000 taon, at ang mga hanggal na ito ay gustong kumawala, nito, parang pag-alitan sila ni Jiang Chen. Maaari ko bang basahin ang iyong pulso, binibini yan? Tanong ni Jiang Chen. Oo, magmadali at maupo yu, Hayaang basahin ni Brother Jiang Chen ang iyong pulso. Nagmamadaling sabi ni Yan Zanyun. Ito lang ang pag-asa niya, at hindi niya kayang mawala ito. Sige, tumanggo si Yan Chen Yu bago dahan-daang naglakad at umupo sa isang upuan. Ibinigay niya ang kanyang braso kay Jiang Chen. Umupo si Jiang Chen sa tapat ni Yan Chen Yu. Inilagay niya ang 2 daliri sa braso ni Yan Chen Yu. Napakalamig ng braso niya, ngunit malambot at malambot ang balat. Gayunpaman, hindi pinapayagan ni Jiang Chen na gumala ang kanyang isip sa 2 pagkakataon. Ang mental energy ni Jiang Chen ay agad na naging isang stream ng enerhiya na diretsyong pumasok sa katawan ni Yan Chen Yu mula sa kanyang mga daliri, isang tulay sa loob ng kanyang katawan, ngunit ang 8 yin meridian na ito ay ganap na natatakpan ng thermal energy, kaya hindi ito matuklasan ng mga ordinaryong tao. Matapos suriin ang bawat bahagi ng katawan ni Yan Chen Yu, ang ekspresyon ni Jiang Chen ay nagbago ng husto. Bang! Hinampas ni Jiang Chen ang mesa, binasag ang solid wood table sa maraming piraso. Ganap na kaiyahiya. Kayong lahat ay talagang kaiyahiya. Sabi ni Jiang Chen na may galit na galit. Dahil pinagalitan ni Jiang Chen, hindi nagalit si Yan Zanyun at ang iba pa. Tumingin sila sa galit na si Jiang Chen ng may pag-aalala, kasama si Yan Chen Yu. Walang nakakaalam kung bakit siya galit na galit. Tanungin ko kayong lahat, bakit ninyo siya hinayaang kumain ng fiery dragon fruit? Galit na tanong ni Jiang Chen. Tama, noong huling beses na dumating ang sakit, masyadong malala ang mga sintomas. Magagamit lang natin ang fiery dragon fruit para pigilan ang lamig sa kanyang katawan. Sinabi ni Yan Zanyun. Lahat ay itinaas ang antas ni Jiang Chen sa kanilang mga puso sa isang mas mataas na antas. Sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng kanyang pulso,
nasabi niya na si Yan Chen Yu ay kumain ng isang fiery dragon fruit. Sa makatuwid, naghahanda na kayong hayaan siyang ubusin muli ang fiery dragon fruit para makatulong ito sa pagsugpo sa malamig na lamig sa kanyang katawan. Galit na galit si Zhang Chen, pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa isang grupo ng mga idiot at nag-aaksaya lang ng kanyang oras at kaalaman. Tama iyan. Matapat na sagot ni Yan Zhanyun. Sa katunayan, binalak niyang gamitin ang fiery dragon fruit para ipagpatuloy ang pagsupil sa ginaw sa katawan ni Yan Chen Yu. Stupid, ito ay hindi mapapatawad na hanggal. Kailangan kong sabihin sa inyong lahat ng matapat, kung mamatay si Yan Chen Yu, ito ay dahil sa inyo. I can't heal her disease, you guys can go hire someone else. Aalis na ako. Galit na galit si Zhang Chen ngayon. Kuya Zhang Chen, Kuya Zhang Chen. Nagsimulang magpanik si Yan Zhanyun at nagmamadaling lumapit para pigilan si Zhang Chen sa pag-alis. Naramdaman ng iba pang mga tao na may hindi tama. Kaya naman, kahit na pinagalitan sila ni Zhang Chen, hindi sila nakaramdam ng galit sa kanya. Brother Zhang Chen, anong problema niyan? Ginamit namin ang fiery dragon fruits at pure yang fruits para sugpuin ang malamig na lamig sa yur. Ano ang mali doon? Ito ay isang solusyon na maraming mga grandmaster ang dumating kasama. Tanong ng isang middle tier na matandang mortal core na nagtataka. Ito ay isang kalokohang solusyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, si Yan Chen Yu ay ipinanganak na may siyam na Yin Meridian, na isang pambihirang kondisyon na halos hindi nakikita isang beses bawat 10,000 taon. Siya ay may potensyal na maging isang walang katulad na henyo. Siya ay ganap na malusog. Sabi ni Zhang Chen habang ipinapahayag niya ang kanyang galit na galit. Ano? Siyam na Yin Meridian. Nagulat ang lahat, hindi pa nila narinig ang pangalan na Nine Yin Meridians. Kung ang ganitong uri ng bihirang kondisyon ng katawan ay lilito sa isang lalaki, siya ay tiyak na mapapahamak. Ngunit, kung ito ay lumitaw sa isang babae, kung gayon ito ay isang bihirang kondisyon. Lahat ng babae ay ipinanganak na may mga katangiang yin. Ang katawan ng iyong anak na babae ay magbubunga ng isa meridian bawat taon, at dadaan ang mga ito sa kanyang buong katawan. Ngunit, sa tuwing gagawa ito ng isang meridian, ang kanyang buong katawan ay magdaranas ng matinding sakit. Ang tinatawag na sakit ay talagang mga meridian na binuo. Sa kasalukuyan, ang kanyang katawan ay nakagawa na ng 8 yin meridian, at kapag lumitaw ang ikasyam na yin meridian, isang malakas at makapangyarihang henyo na may mahusay na kakayahan ang isisilang. Ngunit, patuloy mong ginagamit ang mga purong yang na materyales na iyon upang sugpuin ang pagtatayo ng kanyang yin meridian. Kung ito lang ang nagawa mo, may paraan pa sana ako para iligtas siya. Pero, hinayaan mo siyang ubusin ang pinakapuro na prutas na yang fiery dragon fruit, ito ay ganap na nagwasak sa lahat ng pag-asa para sa ikasyam na yin meridian na itatayo. Ngayon kahit na ang isang Diyos ay hindi makapagliligtas sa kanya, hindi na siya mabubuhay ng higit sa 15, ang kanyang kamatayan. Detalyadong paliwanag ni Zhang Chen. Pakiramdam niya ay kailangan niyang ipaalam sa grupong ito ng mga idiot kung gaano kalubha ang kanilang pagkakamali. Bang! Nagulat si Yan Zhanyun sa sinabi ni Zhang Chen. Namutla ang ekspresyon ng mukha niya, at nanginginig ang buong katawan. In Meridian, ang kanyang anak na babae ay magiging isang walang katulad na henyo ng siglo sa ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Sinira niya ang kanyang pinakamamahal na anak na babae gamit ang kanyang sariling kamay. Kayong lahat ay isang grupo ng mga matandang tanga, ito ay talagang nagagalit sa akin. Aalis ako ngayon, hindi na kailangang paalisin ako. Sabi ni Zhang Chen bago siya nagsimulang maglakad patungo sa exit ng meeting hall. Kuya Zhang Chen, pakiusap huwag kang pumunta Kuya Zhang Chen. Ang ilan sa mga Mortal Core Warrior ay nagmamadaling sumunod kay Zhang Chen. Wala silang pakialam sa pagsaway sa kanila ni Zhang Chen. Ang binatang ito ang pag-asa ng dalaga na mabuhay. Brother Zhang Chen, dahil makikilala mo ang Nine Yin Meridians, sigurado ako na kailangang may paraan para mailigtas ang aking anak. Nakikiusap ako sa iyo na iligtas ang aking anak, basta't mailigtas mo siya, anuman ang gusto mo, ibibigay ko ito sa iyo. Lumapit si Yan Zhanyun sa harap ni Zhang Chen, nagsusumamong nagtatanong. Napangiti si Zhang Chen sa kanyang isip.
Ang hinihintay niya ay isang pangako mula kay Yan Zanyun. Ang kalagayan ni Yan Chenyu ay hindi malulutas ng sinuman maliban sa kanya, ang dating pinakadakilang santo sa mundo. Sa kanya, ang pagtulong sa kanya ay madali. Kabanata 35, Soul Refining Pill. Natahimik ang lahat, nakatingin kay Jiang Chen ng may pag-asa. Lahat ng Mortal Core Warrior, at isang desisyon lang mula sa kanila ay maaaring yumanig sa Red City. Ngunit ngayon lahat sila ay umaasa sa isang binata na halos 15 taong gulang. Hindi sila kasing yabang at dignidad gaya ng dati. Sila ay ilang matatandang lalaki mula sa pamilya yan na nakapanood kung paano lumaki si Yan Chenyu. Siya ay cute, matalino at kasing ganda ng isang anghel. Siya ang anghel na ipinadala ng mga Diyos. Lahat ng tao sa pamilya yan mula sa mga matatanda hanggang sa mga kabataan ay lahat ay itinuturing siyang isang mahalagang prinsesa, at kung siya ay namatay, ang lahat ay nasa matinding kalungkutan. Nang malaman nila na talagang may 9-yin na katawan si Yan Chenyu, ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang makaramdam ng labis na pagsisisi. Ang sinabi ni Jiang Chen sa kanila ay umaalingaungaw pa rin sa kanilang isipan. Sila ay mga hangal. Kung si Yan Chen namatay si Yu, tapos kasalanan nila. Sinisira ang kanilang mahal na prinsesa gamit ang kanilang sariling mga kamay, sinisira ang isang walang katulad na henyo na nakikita lamang isang beses sa bawat 10,000 taon. Kung may nangyaring masama kay Yan Chenyu, walang sino man ang makakapagpatawad sa kanilang sarili. Ang lahat ay mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanilang buhay sa panghihinayang. Ang ganitong uri ng pagtatapos ay hindi isang bagay na nais nilang makita, at ang binata sa harap nila ang tanging pag-asa nila. Ang ekspresyon ni Yan Zanyun ay parang pulubi. Natatakot siyang tanggihan siya ni Jiang Chen, dahil wala nang iba maliban kay Jiang Chen ang makapagliligtas kay Yan Chenyu sa ngayon. Buntong hininga. Isang mahinang buntong hininga ang umalangaungaw sa bulwagan. Dahan-daang tumayo si Yan Chenyu mula sa kanyang upuan at nagsimulang maglakad ng may maliliit na hakbang sa tapat ng bulwagan hanggang sa marating niya ang destinasyon ni Jiang Chen. Mr. Jiang, alam ko na ngayon ang tunay na ugat ng aking sakit. Wala na akong dapat ipag-alala. Si Yuer at Mr. Jiang ay hindi pa nagkita noon, walang dahilan para mag-alala si Mr. Jiang tungkol sa aking sakit. Panipik. Bahagyang sinabi ni Yan Chenyu na ang kanyang mukha ay parang mukha ng isang taong malapit ng mamatay at nagsasabi sa kanyang huling hiling. Nagsalita siya sa casual na tono, ngunit kitang-kita ni Jiang Chen ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Marahil si Yan Chenyu ay talagang hindi natatakot na mamatay. Siya ay nagdurusa sa malamig na lamig sa kanyang katawan sa lahat ng mga taon na ito, at handa siyang mabuti para sa araw kung saan kailangan niyang harapin ang kanyang kamatayan. Ngunit, ang hindi pagkatakot sa kamatayan ay hindi ibig sabihin na gusto na niyang mamatay. Walang gustong mamatay, lalo na ang mga bata pa. Ngunit ang nangyari kay Yan Chenyu ay nagdulot lamang sa kanya ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Hindi sinisi ni Yan Chenyu ang kanyang ama, at hindi rin niya sisisihin ang mga nakatatanda. Naunawaan niya na lahat sila ay sinusubukan lamang siyang tulungan, kahit na ang resulta ay pinahinto nila ang pagtatayo ng 9 na Yin Meridian sa kanya, katawan. Mr. Jiang, anuman ang mangyari, gustong pasalamatan ka ni Yuer para sa lahat ng ito. Itinaas ni Yan Chenyu ang kanyang ulo at tumingin kay Jiang Chen gamit ang kanyang magagandang mata. Malinaw, ang isang tingin sa kanyang mga mata ay madarama ng sinuman ang kanilang puso na masakit na tumitibok. Ito ay isang hitsura ng kawalan ng pag-asa, pakikibaka, at hindi pagpayag. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay parang tusok ng karayom sa puso ni Jiang Chen, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kailangan ko siyang iligtas. Dapat ko siyang iligtas. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay gumawa ng isang matatag na desisyon. Isang desisyong napakatatag na hindi pa niya nagawang katulad. Hindi kita hahayaang mamatay, casual na sabi ni Jiang Chen. Ang kanyang salita ay naging parang mainit na batis na damaloy mismo sa puso ni Yan Yuchen, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang mahinang katawan. Brother Jiang Chen, mayroon ka talagang paraan para iligtas si Yuer. Ang galing, ang galing. Tuwang-tuwa si Yan Zanyo na halos tumulo na ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Emph! Kung ipinagpatuloy ninyo ang pagpapakain sa kanya ng purong yang prutas, kahit na mayroon akong walang limitasyong kaalaman, hindi ko pa rin siya mailigtas.
Napaungol si Jiang Chen sa kanila at naglakad pabalik sa meeting hall. Nang marinig ang sinabi ni Jiang Chen, ang bawat isa sa kanila kasama si Yan Zhanyun ay napawisan ng malamig at nadama ang swerte na narito si Jiang Chen. Kung wala siya, hindi nila malalaman ang tunay na dahilan sa likod ng katawan ni Yan Chen Yu, at gagawin nila, tiyak na kinain niya kaagad ang purong yang prutas. Tinapik ni Yan Zhanyun ang balikat ni Yan Meng at sinabing, "Yan Meng, may nagawa kang napakahusay sa pagkakataong ito, isang bagay na napakahusay." Biglang naramdaman ni Yan Meng na parang tinamaan siya ng kaligayahan. Biglang-bigla na halos hindi niya ito matanggap. Lahat ng ito ay dahil kay Jiang Chen. Sinong mag-aakala na sa simpleng pagkuha lang ng isang binata mula sa Mercenary Square, makakakuha ba siya ng hiyas? Sa ngayon ay nakadama ng walang katapusang pasasalamat si Yan Meng kay Jiang Chen. Kung hindi dahil kay Jiang Chen, hindi lang si Yan Chen Yu ang itinadhana na mamatay, siya ay patay na rin sa bulubundukin sa ngayon. "Mr. Jiang, mayroon ka ba talagang paraan para iligtas ako?" Tumingin si Yan Chen Yu kay Jiang Chen sa kanyang magagandang malalaking mata, na ngayon ay puno ng pagnanasa. "Siyempre, hindi lang ako ang magpapagaling sa iyo, tutulungan din kitang matagumpay na may tayo ang huling meridian para maging isang walang katulad na henyo ka. Ang Nineteen na katawan ay hindi ka panipani walang bihira, at nakakalungkot lang kung tayo hayaan mo na itong masira." Pang-aasar ni Jiang Chen. "Kuya Jiang Chen, paano mo ililigtas si Yuer?" Naiinip na tanong ni Yan Zhanyun. "May isang paraan lamang upang ganap na pagalingin ang binibinian, at iyon ay ang alisin ang lahat ng natitira sa kanyang katawan ng Fiery Dragon Fruit. Kakailanganin ko ring linisin ang lahat ng pure yang na materyales sa kanyang katawan na pinakain mo sa kanya, para sa lahat ng mga taon na ito, pagkatapos ay hahayaan natin ang ikasyam na meridian na bumuo sa sarili nitong." Nagpatuloy si Jiang Chen, ngunit, ang mga purong yang na materyales na iyon ay malalim na nakaugat sa katawan ng binibinian, at napakahirap para sa akin na ganap na maalis ang mga ito, lalo na para sa mga natitira sa Fiery Dragon Fruit. Ang katawan ni Young Lady Yan ay hindi kapanipani walang mahina, sa ngayon, kaya kung susubukan kong linisin ito sa pamamagitan ng puwersa, ang Yin at Yang ay magbanggaan, at natatakot ako na ang kanyang katawan ay sumabog kaagad. Ang sinabi ni Jiang Chen ay lalo lang nagsisisi kay Yan Zhanyun. Hindi niya mapigil ang mag-alala at muling nagtanong, "Brother Jiang Chen, naniniwala akong may paraan ka para harapin ito." "Oo, may paraan ako, pero may kailangan muna ako." Sabi ni Jiang Chen, "Kung anuman ang kailangan ni Brother Jiang Chen, ipaalam lamang sa amin. Hanggat hindi ito isang napakabihirang mahalagang bagay, makukuha ng Misty Rain Tower ang mga ito para sa iyo." Nagmamadaling sabi ni Yan Zhanyun. "Ayokong itago ito sa inyong lahat, ngunit ang aking kaluluwa ay sugatan. Upang mailigtas ang binibinian, kailangan ko munang pagalingin ang aking kaluluwa. Kung hindi, hindi ko siya matutulungan." Matapat na sabi ni Jiang Chen. "Yan Meng, pumunta ka agad sa Misty Rain Tower, hanapin ang bawat tableta at geuma na makapagpapagaling sa kaluluwa ng isang tao, pagkatapos ay dalhin sila dito." Tumingon si Yan Zhanyun at sinabi kay Yan Meng. Bagamat humingi si Jiang Chen ng isang bagay para sa kanyang sarili bago niya simulan ang pagpapagaling kay Yan Chen Yu, lahat ng nandito kasama si Yan Zhanyun ay walang kahit isang reklamo tungkol doon. Walang natakot si Jiang Chen tatakas pagkatapos makuha ang mga gamit. Sinabi sa kanila ng kanilang instincts na si Jiang Chen ay hindi isang taong ganoon. Higit pa rito, si Jiang Chen lamang ang makapagsasabi sa kanila ng totoong sitwasyon ni Yan Chen Yu. Wala sa ibang mga grandmaster ang nakagawa nito. Ngayon, ang buhay ni Yan Chen Yu ay nasa ang mga kamay ni Jiang Chen, kaya naman kahit anong hiling niya, gagawin nila ang kanilang buong makakaya upang subukan at matupad ito. "Sige, pupunta ako ngayon. Tatalikod na sana si Yan Meng at aalis," ngunit pinigilan siya ng isang Mortal Core Warrior. "Maghintay ka." Ang lalaking nagsalita ay isang matandang nakasuot ng marangyang damit. Siya ang senior elder ng Misty Rain Tower, si Yan Hongtai. Isa siyang mid-stage Mortal Core Warrior, at sa pamilya Yan, pangalawa lang ang posisyon niya kay Yan Zhanyun. Ang Misty Rain Tower ay kinokontrol at pinamahalaan niya. "Chief, naaalala mo ba na sa loob ng 3 araw ay magkakaroon ng grand auction sa Misty Rain Tower?" Tanong ni Yan Hongtai. "Oo, alam ko," sagot ni Yan Zhanyun.
Ang item sa grand finale ng auction ay isang low-grade earth-rank soul refining peel. Ang peel na ito ay nagmula sa mga panloob na seksyon ng Chi Province, at ito ay ginawa ng isang grand alchemist. Isa rin itong 100% effectiveness peel. Sabi ni Yan Taihong. Tumiwanag ang mga mata ni Jiang Chen nang marinig ito. Isang low-grade earth-rank soul refining peel, napakaswerte ko. Nakaramdam si Jiang Chen ng matinding kagalakan sa kanyang puso. Malubha ang pinsala sa kanyang kaluluwa, at kung gumamit siya ng ordinaryong tableta o mga bihirang bagay ay mahirap gumaling L. Ang soul refining peel na ito, gayunpaman, ay isang peel na partikular na ginamit pagalingin ang kaluluwa. Ito ay isang tableta na gawa sa 49 na halamang gamot na lahat ay makapagpapalusog sa kaluluwa. Kung makukuha ni Jiang Chen ang tabletang ito at ubusin ito, hindi lamang nito lubos na gagaling ang kanyang kaluluwa, ngunit ito rin ay magpapalakas nito. Kapag ang kaluluwa ay pinalakas, makakatulong din ito sa kanyang paglilinang. Ang alchemist na maaaring gumawa ng 100% effectiveness peel ay dapat na isang late stage na earth rank alchemist. Ang Misty Rain Tower na nakakuha ng mahalagang tableta na tulad nito ay talagang ikinagulat ni Jiang Chen. Uncle Tai, pakidala ang soul refining peel kay Brother Jiang Chen. Sinabi ni Yan Zhan yun nang walang pag-aalinlangan. Pero, nag-alinlangan si Yan Taihong at napakunot ang noo ng iba pang mga tao. Ang isang peel na makapagpapagaling sa kaluluwa at nagpapalakas nito ay nagkakahalaga ng malaking pera, at ang 100% effectiveness na soul refining peel na ito ay isa ring earth rank peel. Ang halaga nito ay hindi masusukat. Kung ito ay ibinebenta sa isang auction, ang presyo ay hindi bababa sa 100,000 gintong barya. Kung hindi ito isang mahalagang tableta, tiyak na hindi ibebenta ng Misty Rain Tower ang item na ito para sa kanilang grand finale. Kung makukuha ko itong soul refining peel, mapapagaling ko ang binibinian sa loob ng hindi hihigit sa 3 araw. Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Uncle Tai, go lang. Dalhin mo dito ang soul refining peel, ang buhay ni Yuer ay hindi mabibili ng salapi. Sabi ni Yan Zhan yun. Chief, ang presyo ng soul refining peel na ito ay talagang mataas, hindi ka ba natatakot na ang batang ito ay hindi makapagpagaling sa binibini kahit na matapos ang pagkuha ng tableta? Bumulong si Yan Taihong kay Yan Zhan yun sa pamamagitan ng kanyang divine sense. Sa palagay ko ay hindi ganoong tao si Jiang Chen. At saka, siya lang ang makakapagligtas kay Yuer. Huwag ka nang magsalita, pumunta ka na lang at kunin mo. Sabi ni Yan Zhan yun. Hindi na kailangang pumunta at kunin ito. Ang soul refining peel ay kasama ko ngayon. Dumukot si Yan Taihong sa kanyang bulsa at naglabas ng isang puting jade box. Ang isang thumb-size na tableta ay malinaw na makikita sa pamamagitan ng translucent na takip ng puting jade box na ito. Bagamat nasa kahon pa ito, naramdaman pa rin ni Jiang Chen ang malakas na enerhiya mula sa tableta. Hindi mapigilan ng kanyang kaluluwa ang pagpintig. Tiningnan ni Yan Taihong ang jade box, at bagamat nag-aatubili siya, ibinigay pa rin niya ito kay Jiang Chen. Maghanda ka ng isang silid para sa akin, walang sino man ang pinapayagan na mang-istorbo sa akin. Kapag nabawi ang pinsala sa aking kaluluwa, agad kong tutulungan ang binibini yan. Gayon din, maghanda ng isang bahagi ng mga halamang gamot para sa isang cleansing peel, kakailanganin ko iyon upang makatulong, binibini yan. Sabi ni Jiang Chen, Brother Jiang Chen, mayroon tayong clean peel sa Misty Rain Tower, makukuha natin agad. Sabi ni Yan Zhan yun, ito ba ay isang 100% effectiveness cleansing peel? Tumingin si Jiang Chen kay Yan Zhan yun. Hindi nga, ang aming mga alchemist ng Misty Rain Tower ay makakagawa lamang ng restoration peels na may 100% effectiveness, ngunit hindi sila makakagawa ng cleansing peels na may 100% effectiveness. Sagot ni Yan Zhan yun. Pagkatapos ay ihanda na lang ang mga damong kailangan. Ang cleansing peel ay para sa binibini niya na ubusin, at hindi na niya kayang magkaroon ng anumang mga dumi sa loob ng kanyang katawan. Sabi ni Jiang Chen. Huwag mong sabihing alchemist din si Brother Jiang Chen. Nakakagawa ka ba ng cleansing peel na may 100% na pagiging epektibo? Tanong ni Yan Taihong. Hindi sumagot si Jiang Chen sa kanya. Sa halip, ang enerhiya ng kaluluwa ay inilabas mula sa kanyang katawan.
Pinitik niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang nagniningas na pulang apoy sa itaas, walang tigil na sumasayaw. Kabanata 36, Mid-Stage Qihai Realm. Nakatitig ang lahat sa nagsasayaw na apoy sa ibabaw ng palad ni Jiang Chen, natulala dito at sa kapangyarihan ng kaluluwa na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi na kailangang magsabi pa. Alchemist. Si Brother Jiang Chen ay isa ring alchemist. Nagagawa niyang kontrolin ang apoy ng isang hayop sa murang edad. Nakakatakot ito. Nagulat ang lahat ng naruroon. Nawala na ang kanilang mga pagdududa. 15 taong gulang na bata ang nasa unang bahagi ng kaharian ng Qihai at madaling pumatay ng isang mandirigma sa huling yugto ng kaharian ng Qihai. Hindi lamang iyon, nakikilala rin niya kaagad ang siyam na Yin Merid Aeons, at isa rin siyang alchemist na kayang kontrolin ang isang pambihirang apoy. Siya ay isang henyo na hindi matagpuan kahit saan, ang pagtatatag ng relasyon sa pagitan ng Misty Rain Tower at Jiang Chen ay ang tamang gawin. Bilang karagdagan, mula sa sinabi ni Jiang Chen, alam nila na kaya niyang gumawa ng cleansing pills na may 100% na pagiging epektibo, na mas ikinagulat nila. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naunawaan nila na ang binatang ito ay hindi isang taong magsisinungaling. Suosh! Binawi ni Jiang Chen ang kanyang malatsunami na soul power pabalik sa kanyang katawan, sumunod din ang apoy. Ang kanyang mukha ay mapatla, sa kanyang kasalukuyang kondisyon ay hindi na talaga angkop para sa kanya na gumamit ng soul power. Tulad ng nakikita ninyong lahat, ang aking kaluluwa ay nasugatan, at halos hindi ko magamit ang aking kapangyarihan sa kaluluwa. Kapag ginamit ko na ang soul refining pill at naibalik ang aking kaluluwa, sisimulan ko kaagad ang proseso ng pagpapagaling para sa binibinian. Sabi ni Jiang Chen. Salamat Kuya Jiang Chen. Kitang-kita ni Yan Zhanyun ang kanyang pasasalamat at kagalakan. Tumingon siya at kinausap si Yan Meng, "Yan Meng, maghanda ng komportableng guest room para kay Brother Jiang Chen, at huwag hayaang abalahin siya ng sinuman, bali ang kanyang dalawang paa." "Opo, Ginoo." Mabilis na sagot ni Yan Meng. Kasalukuyan siyang napakasaya. Siya ang naging numero unong bayani para sa pamilya Yan. Si Jiang Chen talaga ang kanyang maswerteng bituin. Sa pangunguna ni Yan Meng, umalis si Jiang Chen sa meeting hall. Nakatitig sa likod ni Jiang Chen, may kakaibang init sa mga mata ni Yan Chen Yu. Sinabi sa akin ni Yan Meng na siya ay mula sa Fragrant Sky City at sumali sa kanilang caravan sa Mercenary Square sa Crowded Sky City. Sabi ni Yan Hong Tai, ang mabangong Sky City ay napakaliit na lungsod. Paano ito nakagawa ng ganoong espesyal na binata? Magpadala ka agad ng isang tao upang tingnan ang kanyang background, ang isang henyo na tulad niya ay dapat na sikat doon. Nakangiting sabi ni Yan Zhanyun. Talagang espesyal ang binatang ito. Siya ay 15 hanggang 16 taong gulang pa lamang, at sino mang normal na binata sa kanyang edad ay matatakot at magalang sa harap namin. Gayunpaman, siya ay mukhang relaxed at kalmado. Ito lamang ang itinuturo kung gaano siya kaiba sa iba. Pinaramdam niya rin sa akin na hindi siya maintindihan. Sabi ni Yan Tai Hong, kung talagang nailigtas niya si Yur, siya ang magiging bayani ng pamilya Yan. Tumingin si Yan Zhanyun kay Yan Chen Yu na nakatayo sa isang tabi. Siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Inilagay niya si Yan Chen Yu sa parehong lugar sa kanyang puso habang inilagay ni Jiang Xinhai si Jiang Chen sa kanya, ang dalawang ito ay ang mga taong hindi nila kayang mawala. Ang silid na inihanda ni Yan Meng para kay Jiang Chen ay ang pinakamagandang guest room sa pamilyang Yan, isang napakatahimik at classic courtyard. Mula sa setup na mag-isa, madaling masasabi kung gaano kahalaga si Jiang Chen sa kanila. Brother Jiang Chen, nasisiyahan ka ba sa ibinigay na tirahan? Kung hindi ka nasisiyahan, maaari ko itong palitan para sa iyo. Nakangiting sabi ni Yan Meng, hindi na kailangang magbago, maganda ang lugar na ito. Nakangitiling sagot ni Jiang Chen. Hindi ko inaasahan na talagang mahahanap ni Brother Jiang Chen ang tunay na dahilan sa likod ng sakit ng binibini. At isa ka ring henyong alchemist. Paumanhin dahil hindi ko nalaman ang tungkol dito ng mas maaga. Nakangiting sabi ni Yan Meng. Napakagalang niya kay Jiang Chen dahil kapag napagaling ni Jiang Chen si Yan Chen Yu, tataas ang kanyang posisyon sa pamilyang Yan. Hindi na kailangang maging magalang, Tito Yan. Nakangiting sagot ni Jiang Chen. Brother Jiang Chen, kanina lang,
sinabi sa akin ng hepe na dapat ko ring ibigay sa iyo itong purong yang prutas. Sabi ni Yan Meng habang naglalabas siya ng prutas na kasing laki ng pulang kamao na puno ng purong yang enerhiya. Ang maliit na prutas na ito ay naglalaman ng hindi masusukat na dami ng enerhiya. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Chen. Ang prutas na purong yang ay isang pambihirang bagay na napakahirap makuha. Ang prutas ay hindi kasing taas ng soul refining pill, ngunit ito ay isang napakabihirang bagay pa rin. Hindi inaasahan ni Jiang Chen na ibibigay lang ito ni Yan Zhan Yun sa kanya ng ganito. Dahil yun ang kaso, tatanggapin ko ito. Hindi tinanggihan ni Jiang Chen ang alok at kinuha ang pure yang na prutas para sa kanyang sarili. Alam niya na gustong bilhin ni Yan Zhan Yun ang kanyang puso para mailigtas niya si Yan Chen Yun ng may maximum na pagsisikap. Para sa mayamang Misty Rain Tower, isang pure ang prutas na yang ay wala. Binigyan pa nila si Jiang Chen ng soul refining pill, kaya ang isang purong yang na prutas na mas mababa ang halaga ay walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, ang pure yang prutas na ito ay napakahalaga para kay Jiang Chen. Sa kombinasyon ng soul refining pill at pure yang fruit, si Jiang Chen ay makakalusot sa kalagitnaan ng yugto ng Qihai Realm nang walang anumang issue. Brother Jiang Chen, mag-concentrate ka lang sa pagbawi. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako anumang oras. Sabi ni Yan Meng bago siya tumalikod at umalis. Isinara ni Jiang Chen ang pinto patungo sa courtyard at pumasok sa isang silid, isinara rin ang pinto ng silid na yon. Hindi siya nag-abalang tingnan ang mga dekorasyon ng silid. Sa halip, inilabas niya kaagad ang jade box. Binuksan niya ang jade box nang walang pasensya. Isang milky white colored pill ang lumitaw sa harap niya, ang nakakagaling na halimuyak na tumatagos sa hangin sa paligid. Ang tableta ay mukhang transparent, at wala itong anumang mga dumi. Ito ay talagang isang tableta na may 100% na pagiging epektibo. Pinuri ni Jiang Chen ang tableta bago umupo nang nakakross ang mga paa. Inihagis niya ang soul refining pill sa kanyang bibig at nilunok ito. Bang! Ang enerhiya ng soul refining pill ay nagsimulang kumalat sa katawan ni Jiang Chen. Ang dalisay na gamot ay naging maraming batis at pumasok sa kaluluwa ni Jiang Chen. Siya! Sa sandaling pumasok ang kaaya-ayang pakiramdam sa katawan ni Jiang Chen, hindi niya mapigilan ang panginginig. Ang sugatang kaluluwa ni Jiang Chen ay parang isang tuyong lawa, at ang enerhiya ng gamot na nagmumula sa soul refining pill ay parang isang imbaka ng tubig na malinaw. Chen. Boss. Isang hagong na tunog ang maririnig mula sa katawan ni Jiang Chen. Sa ilalim ng kontrol ng kakayahan ng Dragon Transformation, ang enerhiya ay natutunaw at hinihigop ng paunti-unti. Ang lubhang na sugatan na kaluluwa ay gumagaling ng napakabilis. Ang soul refining pill na dinala kay Jiang Chen ay hindi lamang mabuti para sa pagpapagaling ng kanyang kaluluwa. Ito ay isang earth rank pill na nagbibigay din ng espesyal na enerhiya. Ang mga espesyal na enerhiya na iyon ay lumipad sa dantian ni Jiang Chen at sa kanyang chi si sa ilalim ng kontrol ng kasanayan sa Dragon Transformation na ginagawang mas matingkad ang ikatlong Dragon Mark sa kanyang dantian. Pinigil ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang sentido at lubos na nakatuon sa pagbawi ng kanyang kaluluwa. Ang proseso ng pagpapagaling ng isang kaluluwa na kasing simple, kahit na sa tulong ng soul refining pill, hindi ito makukumpleto sa maikling panahon ng oras. Isang araw na mula nang maupo si Jiang Chen at nagsimulang tumuon sa pagpapagaling ng kanyang kaluluwa. Dumating ang sumunod na araw, at hindi nagtagal ay sumapit ang hating gabi. Wala pa ring palatandaan ng paggising ni Jiang Chen. Sa loob ng meeting hall ng pamilya Yan, nagtipo ng mga Mortal Core Warriors na may matataas na posisyon. Chief, nagpadala ang aming tao ng balita mula sa Fragrant Sky City. Ang Jiang Chen na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Sabi ni Yan Hong Tai. Sabihin mo sakin. Sabi ni Yan Zhan Yun. Jiang Chen, ang young master ng Fragrant Sky City's mayor family. Siya ang number one good for nothing walang kwentang mayaman na bata sa lungsod, isang napakawalang kwentang tanga. Gayunpaman, hindi nagtagal nagkaroon siya ng kumpletong pagbabago, na parang nagbago siya, sa isang ganap na kakaibang tao. Ilang araw na ang nakalipas, pinangunahan ni Jiang Chen ang ilang lalaki mula sa pamilya Jiang at winasak ang isa pang nangungunang pamilya na kanilang karibal sa Fragrant Sky City sa Magdamag.
Pinatay ni Jiang Chen ang kanilang punong pamilya na si Murong Zhan na huli na entablado Qihai Mandirigma mismo. Sinabi ni Yan Taihong. Anuman ang impormasyong nais ng Misty Rain Tower, ito ay kailangang maging tumpak. Higit pa rito, ang nangyari sa Fragrant Sky City ay hindi lihim. The number one good-for-nothing rich kid, sa tingin ba ninyo ay isang taong ganoon siya? Sinira niya ang isang karibal na pamilya sa magdamag, na nangangailangan ng ilang hindi kapani-paniwalang kapuri-puring kakayahan. Maging si Yan Zhan yun ay hindi napigil ang purihin si Jiang Chen. Ang kanyang imahe ng pagiging mabuting anak mayaman ay isang camouflage. Sa tingin ko ay tinuturuan siya ng isang mahusay na master. Kung hindi, imposible para sa kanya na makilala ang 19 Meridians. Sabi ng isang lalaki, mayroon pa, hindi nagtagal bago ito, si Li Changhong, ang anak ni Li Shan Yu, ay tumutulong sa pamilya Murong sa Fragrant Sky City na labanan ang pamilyang Jiang, ngunit siya ay pinatay ni Jiang Chen sa entablado ng pakikipaglaban. Li Shan Yu nagmadaling pumunta sa Fragrant Sky City sa galit upang mag-higanti, ngunit napakunot ang noo ni Yan Hongtai. How dare he kill Li Changhong? Siya ay may lakas ng loob, ngunit ang kanyang mga aksyon ay lubos na nakasakit sa pamilya Li. Oo, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Tumingin si Yan Zhan Yun kay Yan Hongtai. Bumalik si Li Shan Yu na walang dala. Ang dahilan nito ay dahil may Heavenly Core Warrior sa pamilya Jiang. Kaagad pagkatapos magsalita ni Yan Hongtai, nagulat ang lahat. Ano? Isang Heavenly Core Warrior. Nagulat din si Yan Zhan Yun. Bagamat siya ay isang late stage Mortal Core Warrior, ang pag-abot sa Heavenly Core Realm ay napakahirap. Wala kahit isang Heavenly Core Warrior sa Red City, kaya sinong mag-aakala na may nakatago Heavenly Core Warrior sa pamilya Jiang? Masyadong hindi kapani-paniwala ito, ngunit ipinaliwanag nito kung bakit bumalik si Li Shan Yu na walang laman ang mga kamay. Sa tingin ko ang pagbabago ni Jiang Chen ay may kinalaman sa Heavenly Core Warrior na iyon. Hulaan ni Yan Hongtai. Makinig ka, itigil ang pag-iimbestiga sa anumang bagay na may kaugnayan sa pamilya Jiang. Para kay Jiang Chen, isang kaaway ng pamilyang Li ang mga kaibigan natin. Bukod pa riyan, kayang pagalingin si Yur. Siya ang ating tagapagligtas. Sabi ni Yan Zhan Yun na may seryosong ekspresyon. Naiintindihan. Tumango ang lahat. Napakalakas ng isang Heavenly Core Warrior. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay subukan ang kanilang makakaya para magkaroon ng magandang relasyon kay Jiang Chen. Kasabay nito, si Jiang Chen na nagsara ng lahat ng kanyang pandama ay sa wakas ay nagmulat ng kanyang mga mata. Bang! Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pinakawalan mula sa kanyang katawan tulad ng walang katapusang mga alon na nagdulot ng isang malakas na invisible whirlpool sa silid. Si Jiang Chen ay ganap na nasipsip ang soul refining pill, at hindi lamang ganap na gumaling ang kanyang kaluluwa, ito ay mas malakas pa kaysa dati. Ang lakas ng aking kaluluwa ay umabot sa kalagitnaan ng yugto ng Mortal Core Realm, 3 beses na mas malakas kaysa dati. Bukod dito, ang ikatlong Dragon Mark ay ganap na nabuo. Labis na nagulat si Jiang Chen. Kung mas malaki ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, mas madali para sa kanya na gumawa ng mga table tasks. Siyempre, hindi gagamitin ng mga normal na tao ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa upang labanan ang kanilang mga kaaway, dahil kapag nasugatan ang kaluluwa, ito ay napakahirap pagalingin ito. Ngunit, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Jiang Chen ay maaaring gamitin upang takutin ang mga tao sa isang kritikal na sandali. Kung hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa upang takutin si Li Shan Yu, kung gayon ang pamilya Jiang ay nawasak na ngayon. Ang aking kaluluwa ay ganap na gumaling, at ang aking mga kakayahan ay napalakas din. Ngayon ang tamang oras upang ubusin ang purong yang prutas at makapasok sa kalagitnaan ng kaharian ng Qihai. Kailangang hampasin ang metal habang ito ay mainit. Kinuha ni Jiang Chen ang purong yang prutas at agad itong nilunok. Nang sumapit ang bukang liwayway, halos na absorb na ni Jiang Chen ang lahat ng enerhiya sa purong yang prutas, at ang ilan sa enerhiya na hindi niya na-absorb ay nakaimbak sa loob ng kanyang katawan. Sa puntong ito, ang pang-apat na Dragon Mark ay naging ganap na nabuo, at ang ikalimang Dragon Mark ay malabong makita. Si Jiang Chen ay kumuha ng ilang Mortal Rank Restoration Pill at nilamon ang mga ito.
Isang putok ang maririnig mula sa kanyang katawan, halos parang may dragon na lumalangoy sa loob. Sa paggamit ng Puryang na prutas, si Jiang Chen ay isa na ngayong mid-Chihai warrior. Kabanata 37, ang puso ng isang batang dalaga. Nanginginig ang Chi Si. Apat na solid, pulang dugong dragon marks ang sabay-sabay na kumikislap sa ikalimang dragon mark. Sa bahagyang paggalaw ng dragon mark, malakas na chi at dugo ang pinakawalan mula sa katawan ni Jiang Chen. Ang malaking halaga ng enerhiya ay magpapabagsak sa mga panga ng sinumang nagmamasid dito. Ito ay hindi kapani-paniwala na ang chi at dugo ng isang tao ay maaaring maging napakalakas. Ito ay napakalakas na maaari pa itong ihambing sa ilang mga sinaunang hayop. Talagang makapangyarihan ang Dragon Transformation Skill. Sa bawat dragon mark na nabuo, ang aking chi at dugo ay madodoble, at ang aking katawan ay magiging mas matibay at mas malakas. Ngunit, upang mag-transform sa isang dragon na maaaring lumipad sa kalangitan, ako pa rin malayo pa ang mararating ko. Kung makakakuha ako ng dugo mula sa isang tunay na dragon at ipakain ito sa dragon marks, kung gayon ang kakayahan ng dragon transformation na maabot ang isang perpektong estado. Sayang ang mga totoong dragon ay umiiral lamang noong sinaunang panahon, walang tunay na dragon sa Saint Origin Continent. Naisip ni Jiang Chen sa kanyang sarili. Ang isang tunay na dragon ay isang uri ng hayop na ipinanganak mula sa mga Diyos. Ito ay nakaupo sa ibabaw ng lahat ng iba pang mga hayop, at ito ay isang pag-iral na walang halimaw na maihahambing. Ngunit, ang isang tunay na dragon ay hindi na matatagpuan sa Saint Origin Continent. Ang hangarin ni Jiang Chen na makakuha ng ilang tunay na dugo ng dragon upang magamit ito sa paglinang gamit ang kasanayan sa pagbabagong anyo ng dragon ay isang panaginip lamang. Tumayo si Jiang Chen mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga pakinabang ng paglalakbay na ito sa Red City ay mahusay. Ang desisyon ng pagsali sa Misty Rain Tower Caravan ay napatunayang mabuti. Kung hindi niya gagawin, aabutin siya ng maraming oras mas maraming oras para kunin ang Soul Refining Pill. Sa ngayon, hindi lamang ganap na nakabawi ang kanyang kaluluwa, ngunit naabot na rin niya ang kalagitnaan ng kaharian ng Chihai. Sa kanyang kasalukuyang antas, maaari pa niyang labanan ang ilang mga unang Mortal Core Warrior. Para sa iba pang mga mandirigma ng Chihai, maaari niyang agad silang patayin nang hindi sila binibigyan ng pagkakataong lumaban. Lumabas si Jiang Chen mula sa patio at nakita ang dalawang matandang lalaki na nakatayo sa malayo sa kanya. Inilagay sila roon ng pamilyayan upang hintayin si Jiang Chen na matapos ang kanyang paggaling. Kilala ni Jiang Chen ang dalawang lalaking ito dahil nakasama nila siya sa malapit, ang caravan din, nakatayo sila eksaktong 100 yapak ang layo mula sa looban. Umiti si Jiang Chen at pinuri si Yan Zhanyun sa kanyang puso para sa kanyang mabuting pakikitungo. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanila. Nang makita ng mga lalaki si Jiang Chen, agad nilang ipinakita ang saya sa kanilang mga mukha. "Brother Jiang Chen, natapos mo na ba ang iyong cultivation?" Nagmamadaling lumapit si Yan Xing at magalang na yumukaw kay Jiang Chen bilang tanda ng paggalang. Dalawang araw na ang nakalipas, nalaman nila na pagagalingan ni Jiang Chen si Yan Chen Yu. Kaya naman naging magalang sila sa kanya. Iilan lang sa pamilya yan ang nakakaalam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Jiang Chen. Kung tutuusin, hindi pa ginagamot ni Jiang Chen si Yan Chen Yu. Dahil sa relasyon ni Jiang Chen at ng pamilya Li, ang pamilya yan ay hindi gustong ipaalam sa napakaraming tao ang tungkol kay Jiang Chen. "Oo, kumusta ang kalagayan ng binibini mo?" tanong ni Jiang Chen. Ang kanyang kalagayan ay lumalala araw-araw. Ang kanyang kalagayan ngayon ay mas malala kaysa kahapon. Sabi ni Yan Xing, "Sige, ipaalam sa iyong pinuno at hilingin sa kanya na dalhin ang dalaga dito. At sabihin mo sa kanya na dalhin ang mga halamang gamot para sa panlinis na tableta." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Jiang Chen at naglakad pabalik sa looban. Nang marinig ito, agad na nakaramdam ng tuwa si Yan Xing at nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal, dumating si Yan Zhanyun, Yan Hongtai, at ang iba pang mga Mortal Core Warrior, sinundan din sila ni Yan Chen Yu. Si Yan Chen Yu ay mukhang mas haggard kaysa noong nakaraang araw. Ang naglalamig na lamig at ang enerhiya ng yang sa kanyang katawan ay nagbabanggaan at umuubos ng lakas ng kanyang buhay bawat segundo.
Kung hindi siya gumaling sa oras, walang posibilidad na mabuhay siya, lampas sa edad na 15. Si Yan Xinyun at ang iba ay dumiretso sa silid at nakita si Jiang Chen na casual na nakaupo sa isang upuan. "Kuya Jiang Chen, gumaling ka na ba?" tanong ni Yan Xinyun. "Oo. Dinala mo ba ang mga halamang gamot para sa cleansing peel?" Sa pagtingin sa haggard na hitsura ni Yan Chen Yu, si Jiang Chen ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. "Oo, dinala ko sila dito." Ikinaway ni Yan Xinyun ang kanyang kamay at kumuha ng 12 ng mga halamang gamot mula sa kanyang bag, inilagay ang lahat sa mesa sa kanyang harapan. "Mabuti, lahat ito ay may magandang kalidad na mga halamang gamot. Sisimulan ko na ang pag-imbento ng tableta ngayon. Aalis kayong lahat sa silid na ito, o tumayo kayo sa sulok ng hindi gumagawa ng kahit isang ingay." Dahan-daang tumayo si Jiang Chen. Isang enerhiyang yuan ang nagsimulang dumaloy palabas sa kanyang katawan, at sa ilalim ng kontrol ng enerhiyang yuan, nagsimulang lumutang ang mga halamang gamot sa hangin. Pinitik niya ang kanyang palad, at lumitaw ang nagniningas na apoy sa makapal na hangin. Sa ilalim ng kontrol ni Jiang Chen, ang apoy ay sumasayaw na parang mga dragon na gawa sa apoy. "Anong eksaktong kontrol ng apoy?" Nagulat ang isang matandang lalaki sa ginawa ni Jiang Chen. Siya ang pinakamahusay na alchemist sa pamilya Yan, at kahit na siya ay isang mortal core warrior sa kalagitnaan ng yugto, hindi pa rin niya na-control ang anumang uri ng apoy. Kailangan pa rin niyang gumamit ng isang pagan kapag nag-concoct ng mga table tas. Buzz! Si Jiang Chen ay nagpakawala ng ilang soul energy at pinagsama ito sa apoy. 12 ng mga halamang gamot ay itinapon sa apoy ni Jiang Chen. "Ano?" Halos sumigaw ang alchemist. Ang proseso ng pag-alis ng mga dumi ay ang pinakamahalagang hakbang sa pag-concoct ng mga table tas, lalo na kapag nag-concoct ng tableta tulad ng cleansing peel. Napakahirap alisin ang lahat ng mga dumi. Kung siya ang nag-concoct peels, aalisin sana niya ang mga dumi sa mga halamang gamot ng paisa-isa. Ang ginawa ni Jiang Chen ay itinapon ang lahat ng mga halamang gamot. Halos imposibleng gamitin ang paraan ng paglilinis na ito dahil mangangailangan ito ng halos perpektong kontrol sa kaluluwa ng isang tao. Nagulat din si Yan Xinyun at ang iba pa. Bagamat hindi sila alchemist, nakakita na sila ng mga alchemist na nag-concoct ng mga table tas, at wala pa silang nakitang gumawa nito tulad ni Jiang Chen. Ang bawat isa ay nakatingin sa isa't isa na may hindi kapani-paniwalang mga tingin sa kanilang mga mata. Mahirap isipin ang isang 15 hanggang 16 taong gulang na binata na may hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pag-concoct ng mga table tas. Ito ay isang lalaking may pambihirang talento. Papa. Ang mga halamang gamot ay nagniningas sa ilalim ng apoy at gumagawa ng mga kaluskos. Ang mga dumi sa mga halamang gamot ay mabilis na nawala. Si Jiang Chen ay nanatiling walang pakialam sa apoy. Siya ay may casual ngunit seryosong tingin sa kanyang mukha. Si Yan Chen Yu na nakatayo sa sulok ay nakatitig kay Jiang Chen gamit ang kanyang magagandang mga mata habang iniinda niya ang tableta, na nawawala sa pagmumuni-muni. Ang mga matapat na lalaki ay ang pinakanakapanghikayat. Bawat galaw na ginawa ni Jiang Chen ay sinamahan ng isang nangingibabaw na pakiramdam na tanging mga lalaki lamang ang may compound, at wala pa siyang nakilalang lalaki sa labas ng pamilya Yan. Si Jiang Chen ang una niyang nakilala, at narito siya para iligtas siya. Ha! Makalipas ang 20 minuto, bahagyang sumigaw si Jiang Chen habang binawi niya ang kanyang soul energy at apoy. Isang gatas na puting tableta ang makikitang umiikot sa kanyang harapan. Heavens! Isa talaga itong 100% effectiveness cleansing peel. Inabot lang siya ng 20 minuto para gumawa ng 100% effectiveness cleansing peel. Kinahangaan ko na siya mula ngayon. Ang alchemist ng pamilya Yan ay nagmula sa pagkagulat ay naging takot. Matapos makita kung paano ginawa ni Jiang Chen ang tableta gamit ang sarili niyang mga mata, naramdaman niyang nasayang niya ang lahat ng kanyang mga taon. Isang walang kapantay na henyo. Ito ang iniisip ng lahat sa sandaling ito. Ang binatang ito sa harapan nila ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kalimutan ang lahat ng iba pa niyang kakayahan, ang kakayahan lamang niya bilang alchemist ay sapat na para mamuhay ng isang hari. Ang dahilan kung bakit ipinakita sa kanila ni Jiang Chen kung paano siya gumawa ng mga table tas ay para ipakita sa kanila ang kanyang halaga.
Kung tutuusin, wala ang nakatagong Heavenly Court Warrior sa pamilya Jiang. Kung maaari niyang tulungan ang pamilya yan kung gayon ang hindi na magiging banta ang pamilya Li. Susunod, sisimulan ko ang proseso ng pagpapagaling sa binibini. Lahat ay kailangang lumabas ng silid, at sa panahon ng proseso, anuman ang mangyari, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa silid. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa lahat ng tao sa silid. Lahat sila ay may kakaibang pakiramdam na sa isang tingin lamang mula kay Jiang Chen, kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos, at ito ay talagang kakaiba. Tumingon si Yan Zhanyun at tumingin kay Yan Chen Yu, "Yuer, gawin mo kung ano ang iutos sa iyo ni Brother Jiang Chen. Huwag kang mag-alala dad, magiging maayos din si Yuer." Nakangiting sabi ni Yan Chen Yu. Kapatid na Jiang Chen, mangyaring alaga ang mabuti si Yuer. Hinawakan ni Yan Zhanyun ang kanyang kamao habang kinakausap si Jiang Chen, pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng lalaki at lumabas ng silid, isinara ang pinto nang sila ay umalis. "Chief, huwag kang mag-alala. Ang Jiang Chen na ito ay isang misteryosong lalaki, at hindi siya isang taong pabaya. Sigurado akong kaya niyang gamutin si Yuer." Sabi ni Yan Hongtai habang tinatapik ang balikat ni Yan Zhanyun. Tumango si Yan Zhanyun at huminga ng malalim. Kung sasabihin niya sa iba na hindi siya nag-aalala, kasinungalingan iyon. Ang ilan sa mga Mortal Core na mandirigma ay nagbabantay sa patio, hindi nangangahas na umalis sa lugar na ito. Sa loob ng silid, si Jiang Chen ay nakatayo sa tapat ni Yan Chen Yu. "Young Lady Yan, pakikain muna itong cleansing peel." Pagkatapos ay ibinigay ni Jiang Chen ang cleansing peel kay Yan Chen Yu. "Maaari akong tawaging Little Yu ni Mr. Jiang." Uminom si Yan Chen Yu ng cleansing peel, ngunit nanginginig ang kanyang kamay nang hindi sinasadyang mahawakan niya ang mga daliri ni Jiang Chen. "Wala kang dapat ipag-alala, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo." Tumitaw ang isang curve sa bibig ni Jiang Chen habang siya ay nakangiti ng maliwanag. "Pinagkakatiwalaan kita," tumango si Yan Chen Yu. Ito pa lang ang pangalawang beses na nakilala niya si Jiang Chen, at hindi niya alam kung bakit binigyan siya ng lalaking ito na nakatayo sa harapan niya ng ganoong katinding katiwasayan. Inubos ni Yan Chen Yu ang cleansing peel. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Jiang Chen. "Umupo ka at i-cross ang iyong mga paa. Tumutok sa iyong kalagayan sa abot ng iyong kakayahan, huwag mag-isip ng anupaman." Seryosong sabi ni Jiang Chen. Si Yan Chen Yu ay sumunod sa direksyon ni Jiang Chen at umupo sa sahig. Yumuko si Jiang Chen at umupo sa tapat ni Yan Chen Yu. Nagtama ang kanilang mga mata, at isang pamumula ang bumungad sa magandang mukha ni Yan Chen Yu. "Little Yu, gagamit ako ng isang espesyal na paraan upang matulungan kang alisin ang enerhiya ng yang mula sa iyong katawan. Medyo masakit ang proseso, kaya kailangan mong tiisin ito." Sabi ni Jiang Chen. Kayang magtiis ni Little Yu. Tumango si Yan Chen Yu. 8 taon na siyang nagdurusa sa malamig na lamig. "Ubo.hmm, Little Yu, hindi maalis ng cleansing peel ang enerhiya ng yang sa iyong katawan. Tumutulong lamang ito na pilitin ang enerhiyang yang na nakatago sa loob ng iyong katawan mula sa pagtatago. Upang ganap na maalis ang mga ito, kakailanganin ko para gabayan sila mula sa iyong spirit gate. Hindi ko intensyon na saktan ka, kaya Yuer, mangyaring huwag mo akong husgahan ng mali." Sabi ni Jiang Chen. Nang marinig ni Jiang Chen na binanggit ang spirit gate, agad na nahiya si Yan Chen Yu. Ang spirit gate ay isa sa mga pinakamahalagang punto para sa mga tao, at ito ay napakahalaga. Ito ay matatagpuan mismo sa pusod. Nakuha ng Dragon Transformation Skill ang lahat ng uri ng energies. Ang nilayo ni Jiang Chen ay gamitin ang Dragon Transformation Skill para gabayan ang yang energies sa katawan ni Yan Chen Yu patungo sa sarili niya mula sa spirit gate. Ibinaba ni Yan Chen Yu ang kanyang ulo hanggang sa halos dumampi ang kanyang mukha sa kanyang mga suso. "Bakit kailangang hawakan ng lalaking ito ang pusod ko? Nakakahiya, hindi man lang nahawakan ng isang lalaki. Nandito ka, at ngayon gusto mong hawakan ang spirit gate ko. Ito, nakakahiya." Halatang hindi alam ni Jiang Chen kung ano ang iniisip ni Yan Chen Yu. Itinuro niya ang kanyang daliri at biglang hinawakan ang spirit gate ni Yan Chen Yu.
May napakalambot at malambot na pakiramdam sa dulo ng kanyang daliri, at hindi niya maiwasang maging kaunti, mapagmahal. Ah, sumigaw si Yan Chenyu. Ang mabilis na paggalaw ni Jiang Chen ay naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Yan Chenyu, ang kanyang mukha ay lubos na namumula. Tiningnan niya si Jiang Chen na may nakatagong at mapait na ekspresyon. Bakit ganito ang ginawa ng lalaking ito? Ni hindi niya sinabi hahawakan niya ako, hindi talaga ako handa. Hawakan ang iyong hininga at tumutok, ganap na palayain ang iyong katawan at isip. Malamig na sigaw ni Jiang Chen. Napakahirap ng sitwasyon ni Yan Chenyu. Hindi niya kayang magkamali habang nagpapagaling. Si Yan Chenyu ay hindi nang ahas na sumuway, kaya agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang enerhiya ni Yuan at ang divine sense ni Jiang Chen ay dumaloy sa katawan ni Yan Chenyu mula sa kanyang spirit gate. Kabanata 38, Kuya Jiang Chen. Si Yan Zanyun ay naglalakad pabalik-balik sa loob ng courtyard. Siya ay may pagkabalisa at nag-aalala na ekspresyon sa kanyang mukha, at patuloy siyang nakatingin sa pintuan patungo sa silid kung saan matatagpuan si Yan Chenyu. Bawat segundo ay puno ng pagdurusa para sa kanya. Chief, huwag kang mag-alala. Sigurado akong gagaling si Yuer at magiging number one genius sa pamilya yan. Sinabi ni Yan Hongtai sa pagtatangkang subukan at aliwin siya. Depende ang lahat kay Brother Jiang Chen. Sana lang ay malampasan ni Yuer ang hamon na ito, kung hindi. Hindi natapos ni Yan Zanyun ang kanyang mga salita, ngunit ang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha ay malinaw na nagpahayag na sinisisi niya ang kanyang sarili. Kung may nangyaring mali kay Yan Chenyu, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Kung anumang nangyari kay Yan Chenyu ngayon, kung gayon maaari itong ituring na kasalanan niya. Kasabay nito, sa loob ng pamilya Li ng Red City. Nakaupo si Li Shanyu na may malungkot na mukha sa meeting hall. Nanginginig ang nakakatakot na peklat sa kanyang mukha. May 5-6 na lalaki ang nakaupo sa kaliwa at kanang bahagi ng hall, at lahat sila ay mga Mortal Core Warrior. Isang matandang lalaki na nasa yumaong kaharian ng Qihai ang pumasok sa bulwagan na may gulat sa kanyang mukha. Nakuha mo na ba ang impormasyon? Sino ang pumatay kay Li Long at ang iba pa? Tanong ni Li Shanyu. Ilang araw na ang nakalipas sa bulubundukin, lahat ng lalaki mula sa pamilya Li ay pinatay sa lugar, at karamihan sa kanila ay namatay sa isang atake lamang ng espada. Ang pamilya Li ay halatang hindi naniniwala na si Yan may ganoong kakayahan si Meng, at iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang naghuhukay para sa katotohanan. Oo, nalaman na namin. Malaki ang posibilidad na ang pumatay sa aming mga tauhan ay isang kabataan. Sabi ng matanda, isang kabataan. Nagulat ang lahat. Nag-hire si Yan Meng ng ilang mercenaryo sa Mercenary Square, at tiningnan ko ang background ng lahat ng mga mercenaryo. Katamtaman ang kanilang mga kasanayan, ngunit wala akong mahanap tungkol sa batang nakasuot ng puting robe na siyang huling taong sumama kay Yan. Ang caravan ni Meng, ayon sa mga nasa Mercenary Square, ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang bata sa Mercenary Square, at hindi niya alam kung ano ang layunin ng Mercenary Square caravan at sinundan sila sa Red City. Hindi lang ito, may nakakita kay Yan Meng at kanyang mga tauhan na pumasok sa Misty Rain Tower, at magalang ang ugali ni Yan Meng sa batang ito. Kaya naman hulaan ko na ang batang ito ang pumatay sa ating mga tauhan. Matigas na sabi ng matanda, ang isang batang may ganoong kasanayan ay naging isang mersenaryo. Nalaman mo na ba kung saan nanggaling ang batang ito? Tanong ng isang lalaki na nakabusangot ang mukha. Hindi pa, ngunit ang batang iyon ay hindi pa nakikita mula nang pumasok siya sa teritoryo ng pamilyang Yan. Sagot ng matanda, isang kabataang may kakayahang pumatay ng isang late stage na Qihai warrior, iilan lang sa mga nasa 28 lungsod. Dapat mong tandaan si Jiang Chen mula sa Fragrant Sky City, ang munting bastard na pumatay kay Hunger. May nagsabi sa akin yan. Si Murong Hao ay pinatay din ng batang ito. At dahil nagawa niyang patayin si Murong Hao, ang pagpatay sa isang tulad ni Li Long ay hindi dapat maging issue. Sa palagay ko ang batang ito ay malamang na si Jiang Chen. Ang mapanlin lang na mga mata ni Li Shanyu ay kumikinang sa katalinuhan. Tama ang sinabi ni Chief. Ang bata ay malamang na si Jiang Chen. Mula sa kung paano nasugatan si Li Long at ang iba pa, dapat nagalit ang lalaki sa pamilya Li. Kung ito ay isang normal na mersenaryo,
hindi siya mangangahas na pumatay nang walang awa. Sabi ng isa pang lalaki, "Amf, ipaghihiganti ko si Hunger kahit anong mangyari. May nakatagong Heavenly Core Warrior sa pamilyang Jang kaya wala tayong magagawa. Ngunit, ang munting bastard na ito ay dumating sa ating lungsod mag-isa. Siya lang, naghahanap ng kamatayan." Nagpakawala ng malamig na Amf si Li Shanyu at nagpatuloy, "Ngunit, kailangan kong kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng munting bastard na ito. Magpadala ka agad ng isang tao at hulihin ang mga mercenaryong iyon na sumusunod sa caravan ng Misty Rain Tower." "Opo, Ginoo." Yumuko ang matanda, tumalikod, at umalis. Mamayang gabi, isang araw na mula nang simula ni Jiang Chen na pagalingin si Yan Chenyu. Walang tunog na nagmumula sa bubong na ito, gayunpaman, naiinip na naghihintay si Yan Zanyun sa looban. Patuloy niyang hinihimas ang magkabilang kamay. Sa loob ng silid, si Jiang Chen ay nakaupo sa tapat ni Yan Chenyu. Ang kanyang daliri ay dumampi sa spirit gate ni Yan Chenyu. Ang mahinang katawan ni Yan Chenyu ay nanginginig ng husto. Ang kanyang magandang mukha ay nababalot ng pawis, at ang kanyang damit ay basang-basa at mahigpit na nakakabit sa kanyang katawan. Dahil dito, ang kanyang hubog na katawan ay lalo pang nakakaakit, at kung ito ay sinumang lalaki, hindi nila gagawin. Nakayanan niya ang ganitong uri ng paningin. Ngunit, si Jiang Chen ay dating pinakadakilang santo sa mundo, walang anumang bagay na makapagpapakilos sa kanyang puso. Ngunit ang sakit na nararamdaman ni Yan Chenyu ay nagdulot lamang ng awa sa kanya ni Jiang Chen. Ito ay isang napakasakit na proseso. Nanginginig ang mga ngipin ni Yan Chenyu, ngunit hindi siya nakagawa ng kahit isang ingay. Kahit na ang mga lalaki ay hindi makakalaban sa ganitong antas ng pagtitiis. Buzz! Ang mga daloy ng enerhiya ng Yang ay dumaloy palabas sa spirit gate at nasisipsip sa sariling katawan ni Jiang Chen. Pagkaraan ng isang buong araw, ang cleansing pill ay nagbubunga pa rin ng magagandang resulta, pinilit nitong lumabas ang lahat ng nakatagong enerhiya ng Yang sa katawan ni Yan Chenyu, tinulungan siya, alisin ang mga dumi sa kanyang katawan. Ang walong Yin Meridian ay malinaw na ngayong nararamdaman. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiyang Yang mula sa katawan ni Yan Chenyu papunta sa kanyang sariling katawan, matatamasa din ni Jiang Chen ang malalaking benepisyo, taon, at ito ay itinago sa loob ng kanyang katawan. Ngayon ang lahat ng enerhiyang ito ay naabsorb ni Jiang Chen, at sa tulong ng kakayahan ng Dragon Transformation, ginawa niya ang enerhiya na iyon sa kanyang sarili. Ang ikalimang Dragon Mark ay malinaw na nakita ngayon, ito ay ganap na nabuo. Little Yu, ang walong Yin Meridian sa iyong katawan ay nahayag na ngayon, at sa kalaunan ay magpapakawala sila ng matinding malamig na sipon. Sa pagbangga ng walong Yin Meridian na ito, magagawa mong gawin ang ikasyam na Yin Meridian. Ito ang dahilan kung bakit ako kailangang mas mabilis na masipsip ang lahat ng enerhiya ng Yang sa iyong katawan. Kung hindi, kapag nagbanggaan ang malamig na lamig at ang enerhiya ng Yang, magiging malubha ang mga resulta. Ngayon ay narating na natin ang huling hakbang, at ito ay magiging napakasakit. Ikaw ay kailangan mong tiisin. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang Chen habang pinaalalahanan niya si Yan Chenyu. "Big Bro Jiang Chen, hindi ako natatakot. Maaari ba kitang tawaging Big Bro Jiang Chen?" Mahinang tanong ni Yan Chenyu sa kanyang pagkatulala. Ganito ang karaniwang pag-uugali ng isang batang babae. Si Jiang Chen ang unang lalaking nakilala niya, at ang unang lalaking nakipag-ugnayan din sa kanya. Bukod dito, iniligtas ni Jiang Chen ang kanyang buhay ngayon. Natural lang na pumasok si Jiang Chen ang kanyang puso. "N." Tumango si Jiang Chen sa kanyang ulo. Nang marinig ang pagtawag niya sa kanya na Big Bro Jiang Chen ay nagpainit ang kanyang puso. Sa kanyang nakaraang buhay, bagaman siya ang pinakadakilang santo, siya ay isang cultivation addict na nakatuon lamang sa cultivation. Ang kanyang buhay pag-ibig ay isang blanco na pahina, at sa buhay na ito, nais niyang maging isang normal na tao na may normal na emosyon at mga karanasan. Buzz! Napapalibutan sila ng mga alon ng malamig na hangin habang tumindi ang hagong. Papasok na si Jiang Chen sa huling hakbang. Gagamitin niya ang kakayahan ng Dragon Transformation para maabsorb ang lahat ng enerhiya ng Yang sa katawan ni Yan Chenyu nang sabay-sabay. Lalong nang inag ang katawan ni Yan Chenyu. Ang biglaang pagsabog ay may malaking epekto sa kanyang spirit gate.
Hindi na niya ito nakayanan, at kahit na sa kanyang matigas na pagtitiis, nagsimula siyang sumigaw. "Your!" Nagsimulang manginig ang katawan ni Yan Zanyun. Ang sigaw ni Yan Chenyu ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Naging parang leon na nawala ng malay at nagsimulang maglakad patungo sa silid. Nang makita ito, dali-dali siyang pinigilan ni Yan Hongtai at ng iba pang mga lalaki, "Chief, hindi ka makakapasok doon. Sinabi sa amin ni Brother Jiang Chen na kahit anong mangyari, hindi kami makakapasok sa silid na ito." "Chief, alam nating lahat na si Yuer ay dumaranas ng matinding sakit ngayon, ngunit hindi ba't nagdurusa siya sa lahat ng mga taon na ito? Naranasan niya ang sakit na ito sa lahat ng mga taon, at kahit na pumasok ka sa silid na iyon, mayroong wala kang magagawa para tumulong. At kung maaabala si Brother Jiang Chen, magsisisi tayong lahat sa bandang huli." Matapos pakinggan ang sinabi ng kanyang mga tauhan, sa wakas ay kumalma si Yan Zanyun. "Naging walang ingat ako. Sinasaktan ko si Yuer sa lahat ng oras na ito. Hindi ko na magagawang muli ang parehong pagkakamali sa kritikal na oras na ito." Huminga ng malalim si Yan Zanyun at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Bagamat nag-aalala pa rin siya, hindi na siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Pagkaraan ng isa pang oras, sa wakas ay naabsorb ni Jiang Chen ang huling bahagi ng enerhiya niyang mula sa katawan ni Yan Chenyu. Kasabay nito, isang napakalamig na sipon ang bumuhos mula sa katawan ni Yan Chenyu. "Big Bro Jiang Chen, gagawa ako ng ikasyam na Yin Meridian ngayon." Sabi ni Yan Chenyu. Malinaw niyang nararamdaman na ang mga Yin Meridian sa kanyang katawan ay tumatawid sa isa't isa na parang mga tulay, lahat ay pumapasok sa kanyang dantian. Pagkatapos magsalita ni Yan Chenyu, ang malamig na lamig ay lumabas sa kanyang katawan na parang nagyayelong-yelo. Nagulat si Jiang Chen, at nagsimula pa siyang manginig. Sa panahon ng pagtatayo ng ikasyam na Yin Meridian, ang lamig nito ay magiging pinakamalakas. Ayaw ni Jiang Chen na maramdaman iyon kahit na may proteksyon ng kasanayan sa Dragon Transformation. Swoosh! Agad na tumayo si Jiang Chen at sinipa ang pinto, nagmadaling lumabas ng silid na parang kidlat. Binalot ng malamig na lamig ang lahat sa silid na parang tidal wave kaagad pagkatapos niyang lumabas. Basag! Ang silid ay gumawa ng ilang kaluskos, at lahat ng bagay sa loob ng 3 metro mula sa Yan Chenyu ay ganap na nagyelo. Isang nagyayelong belo ang nabuo sa pintuan na sinipa. Nang inag si Yan Zanyun at ang iba pa dahil sa sobrang lamig. Agad silang lumayo ng hindi bababa sa 3 metro. Napakatinding lamig na ito, ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malamig kaysa sa dati. Sabi ni Yan Hongtai na nakadilat ang mga mata, at ang mukha niya ay parang gulat na lalaki. Ang napakalamig na lamig ay magiging pinakamalakas sa panahon ng pagsilang ng ikasyam na Yin Meridian. Sabi ni Jiang Chen, tumingon si Yan Zanyun kay Jiang Chen at nagtanong, "Brother Jiang Chen, kumusta si Yuer?" "Huwag kang mag-alala, lahat ng dumi sa kanyang katawan ay nawala, at ang mga Yin Meridian ay nagigising na ngayon. Kung hindi, saan sa tingin mo magmumula ang matinding lamig na ito? Bukod, dahil si Little Yu ay may dumaan sa masakit na proseso ng pagbuo ng nakaraang 8 Yin Meridian, hindi siya makakaramdam ng anumang sakit sa panahon ng paggising ng ikasyam na Yin Meridian. Papasok siya sa isang espesyal na estado ng pag-iisip, at ang buong proseso ay tatagal ng hindi bababa sa 3 araw. Chief, maaari ka lamang magpahinga at maghintay para sa pagsilang ng isang walang katulad na henyo na nakikita lamang isang beses bawat siglo." Sabi ni Jiang Chen. Nang marinig ang sinabi ni Jiang Chen, lahat mula sa pamilyang yan ay nagsimulang tumalon sa tuwa. Maging si Yan Zanyun ay tumatalon ng walang anumang pag-aalala sa kanyang imahe. "Ha ha ha!" Nagsimulang tumawa ng malakas si Yan Zanyun. Niyakap niya si Jiang Chen bago siya makapag-react, "Brother Jiang Chen, maraming salamat. Iniligtas mo si Yuer. Sa hinaharap, lahat ng problema mo ay magiging problema ko." Agad na tinulak ni Jiang Chen si Yan Zanyun palayo na may takot sa mukha. "Tara, hindi dapat masyadong intimate ang mga lalaki sa isa't isa, hindi ko matatanggap itong yakap mo. At saka, ayoko nakayakap sa ibang lalaki." Talagang nagtataglay si Brother Jiang Chen ng talento na ibinigay ng Diyos, nasa iyo ang aking walang hanggang paggalang. Sabi ni Yan Hongtai habang nakahawak sa kanyang kamao gamit ang kanyang palad ng may paggalang. "Sige.
Mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang mang-istorbo kay Little Yu. Kailangan niya ng oras para mag-adjust at matutunan kung paano kontrolin ang 19 married aeons. Sinabi ni Jiang Chen sa lahat, "Huwag kang mag-alala Kuya Jiang Chen, babantayan ko siya ng personal." Nang matapos ang kanyang sinabi, tumingin si Yan Zhanyun kay Yan Meng na tumabi sa kanya na may kagalakan sa kanyang mukha. "Yan Meng, maghanda ng isa pang lugar na matutuluyan ni Brother Jiang Chen. Hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti." Kabanata 39, nagiging sanhi ng problema sa harap na pagpasok. Si Yan Zhanyun ay labis na natuwa. Wala siyang naranasan ni isang sandali ng kaligayahan nitong mga nakaraang 8 taon. Hindi nagtagal pagkatapos ipanganak si Yan Chenyu, namatay ang kanyang ina. Bago siya mamatay, gayunpaman, partikular niyang hiniling kay Yan Zhanyun na alagaang mabuti ang kanilang anak. Sa lahat ng mga taon na ito, itinuring niya itong isang espesyal na prinsesa, at ang sakit nito ay palaging bumabagabag sa kanya. Ngunit ngayon, ang sakit na iyon ay ganap na nawala. Ang pasasalamat na nadama niya kay Jiang Chen ay hindi mailarawan sa mga salita. Ano man ang gusto ni Jiang Chen, ibibigay niya ito sa kanya. Hindi na umalis si Jiang Chen para magpabata. Hindi man lang siya pagod, sa halip ay nakaramdam siya ng lakas. Ang soul refining pill at ang pure yang fruit na sinamahan ng yang energy mula sa katawan ni Yan Chenyu ay nagbigay sa kanya ng hindi maisip na mga benepisyo. Ang silid ay nagyelo, ang malamig na lamig na lumabas sa katawan ni Yan Chenyu ay nararamdaman ng bawat isang tao sa pamilya Yan. Nagulat ang bawat isa sa kanila. "Napakatindi ng sipon, ang sakit ba ng binibini?" "I bet it is." "Kaawa-awang binibini, sa pagkakataong ito ay mas matindi ang sakit kaysa sa mga nakaraang panahon. I wonder kung kakayanin niya ito. Kung may mangyari sa binibini, malulungkot ang pinuno." Kuwit-kuwit, lahat ng tao sa pamilya Yan ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nila alam na si Yan Chenyu ay talagang sumasailalim sa pagbabagong magpapalakas sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang isang binata na nakasuot ng puti na may gulat na ekspresyon. Gwapo siya na may jade white facial complexion. Mukha siyang balisa nang makitang nagyelo ang silid. Agad namang napalitan ng nakakatakot ang mukha niya. "Anong nangyari kay Little Yu? Bakit ang sakit ay tumama ng napakalakas sa pagkakataong ito?" Nag-aalalang tanong ng binata. "Yan Yang, huwag kang mag-alala, ayos na si Yuer ngayon." Sinabi sa kanya ni Yan Zhanyun. Ang binata na nagngangalang Yan Yang ay pinsan ni Yan Chenyu at ang numero unong henyo sa pamilya Yan. Siya ay 21 taong gulang pa lamang, at narating na niya ang yumaong kaharian ng Qihai. Siya ang may pinakamataas na pagkakataong makapasok sa Mortal Core Realm bago maging 25. Dahil ang balita ng pagpapagaling ni Jiang Chen sa binibini ay nakapaloob, hindi alam ng maraming tao. Kahit si Yan Yang ay hindi alam ito. Bukod dito, abala si Yan Yang sa paglilinang at pangangasiwa din sa Misty Rain Tower, kaya bihira niyang bigyang pansin ang mga bagay na ito. "Chief, anong nangyari?" tanong ni Yan Yang na may nagtatakang ekspresyon. "Nagkaroon ng matinding sipon, ngunit sinabi sa kanya ng pinuno na magiging ganap na okay. Eto, ipapakilala kita." Ipinakilala ni Yan Zhanyun si Jiang Chen kay Yan Yang, ito si Brother Jiang Chen, at siya ang nagpagaling kay Yuer. Si Yuer ay talagang walang sakit, ngunit mayroon siyang isang pambihirang kondisyon ng katawan na tinatawag na 19 married aeons. Ngayon ay isang mahalagang oras para sa paggising ng kanyang siyam na yin meridian, at kapag ito ay nagising, makikita natin ang isang walang katulad na henyo na makikita lamang isang beses sa isang siglo sa pamilya Yan. Ang siyam na yin meridian. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yan Yang ang tungkol dito, ngunit hindi ito mahalaga kumpara sa binata sa kanyang harapan na nagligtas kay Yan Chenyu. Taking gulat niya na ang binatang ito na tila mas bata sa kanya ay may kakayahang iligtas ang kanyang pinsan. "Yan Yang ang pangalan ko, pinsan ako ni Little Yu. Gusto kong pasalamatan si Brother Jiang sa pagligtas kay Xiao Yu." Hinawakan ni Yan Yang ang kanyang kamao at tapat na nagpahayag ng pasasalamat kay Jiang Chen. "Huwag mo nang banggitin Kuya Yan." Umiti si Jiang Chen, hindi masama ang unang impresyon na ibinigay ni Yan Yang sa kanya. "Yan Yang, kapag libre ka, maglaan ka ng oras kasama si Brother Jiang Chen. Hindi lamang siya nakakita ng maraming at may mahusay na karanasan, siya rin ay isang henyo na alchemist.
Siya ay talagang isang henyo sa gitna ng mga henyo. Hindi nagsawa si Yan Zhongyun sa pagpuri kay Jiang Chen. Oh, talaga, nagliwanag ang mga mata ni Yan Yang, tumingin siya kay Jiang Chen ng may higit na paggalang kaysa sa ginawa niya noon. Nang gabi ring iyon, lahat ay nananatili at nagbabantay kay Yan Chen Yu. Nananatili rin si Jiang Chen dahil ang binibini na ito na tumawag sa kanya ay Big Bro Jiang Chen ay naantig ang kanyang puso. Kinaumagahan ng magsimulang lumiwanag ang langit, naging maingay ang front entrance sa Misty Rain Tower. Hindi nagtagal, maraming tao ang nagkukumpulan kaya nagsisiksikon. Nako, hindi naman. Sa labas ng courtyard, tumakbo si Yan Xing na may gulat na ekspresyon sa mukha habang mabilis ang paghinga. Yan Xing, anong nangyari? Bakit ka nagpapanik? Tanong ni Yan Zhongyun. Tumingin si Yan Xing kay Jiang Chen na nakatayo sa gilid at sinabing, narito ang mga lalaki mula sa pamilya Li. Li family, bagamat madalas kaming nakikipagtalo sa kanila, hindi pa talaga kami nagdeklara ng digmaan sa kanila. How dare they went to the front entrance of our Misty Rain Tower and start making trouble? Ano ba talaga ang gusto ni Li Shanyu? Nagalit si Yan Yang at nagtanong. Pumunta si Li Shanyu para kay kapatid na Jiang Chen. Dinala niya ang kanyang mga tauhan, at hinaharangan na nila ngayon ang pasukan sa harapan, hinihiling na ibigay ni Chief si Brother Jiang Chen sa kanila. Maraming tao ang nagtipon doon na gustong makita kung ano ang mangyayari. Paliwanag ni Yan Xing, nakakunot ang noo ni Jiang Chen na nakatayo sa tabi. Itong si Li Shanyu ay pumunta dito para lang sa kanya. Walang nakakaalam tungkol sa pananatili ni Brother Jiang Chen dito, kaya paano malalaman ni Li Shanyu ang tungkol dyan, Emf? Yan Xing, sabihin kay Li Shanyu na si Jiang Chen ay isang mahalagang bisita ng pamilya yan. Kung gusto niyang saktan si Jiang Chen, katumbas iyon ang pagdedeklara ng digmaan sa akin. Si Yan Zhongyun ay nagpakawala ng malamig na humph at nagsalita sa malamig na paraan. Chief, nahuli ni Li Shanyu si Wang Ting at ang tatlo pang lalaki, sila ang sumunod sa aming caravan noong araw na yon. Sinabi niya na kapag hindi nagpakita si Brother Jiang Chen, papatayin niya sila sa harap ng ating Misty Rain Tower. Nagmamadaling sabi ni Yan Xing. Nakipag-away siya kasama ni Wang Ting at ng iba pa noon. Sabay silang dumaan sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Nahuli na sila ngayon ni Li Shanyu, at nag-alala iyon sa kanya. Kung ayaw ni Jiang Chen na lumabas, papatayin sila ni Li Shanyu dahil iyon ang gagawin niya. Pagkatapos magsalita ni Yan Xing, nagsimulang maglakad si Jiang Chen patungo sa labas. Kuya Jiang Chen, tinawag ni Yan Zhongyun si Jiang Chen. Agad namang sumunod sa kanya ang lahat. Ngayon alam na nilang lahat kung bakit sigurado si Li Shanyu na si Jiang Chen ay nananatili sa pamilyang yan. Si Jiang Chen ay hindi kailanman nag-abala na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bago ito. Napakaraming lalaki mula sa pamilya Li ang napatay sa bulubundukin, kaya tiyak na gustong malaman ng pamilya Li kung sino ang gumawa noon. Napakadali para sa kanila na malaman na si Jiang Chen ang may kasalanan. Ngayon ay nasa kamay na nila si Wang Ting at ang tatlo pang lalaki. Lumakad si Jiang Chen sa harap ng iba. Mukha siyang kalmado, pero bakas sa mga mata niya ang isang pagpatay na layunin. Kailanman ay walang nang ahas na banta sa kanya, ang mga gumawa ay magkakaroon ng miserableng wakas. How dare Li Shanyu threaten him with one thing and the other three men, it was made Jiang Chen really pissed off. Galit na galit siya ngayon. Halos hindi niya kilala si Wang Ting at ang iba pang tatlong lalaki, at hindi pa niya talaga nagkakaroon ng pakikipagkaibigan sa kanila, ngunit ayaw niyang magdusa ang sinumang inosente dahil sa kanya. Sa harap na pasukan ng Misty Rain Tower, nagkukumpulan ang mga tao. Mayroong 7 hanggang 8 lalaki mula sa pamilya Li, at ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya Li, si Li Shanyu. May 2 pang Mortal Core na mandirigma sa likod niya. Isang mapang-uyam ng ngiti ang bumalot sa mukha ni Li Shanyu, na nagmumukhang mabangis ang peklat sa kanyang mukha. Mas nakakatakot ang paraan ng pagngiti niya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang binata na nakadilaw na damit. Mukha namang edukadong lalaki ang gwapong binata. Ang kanyang hitsura ay kahawig ni Li Chang Hong, at isa pa siyang anak ni Li Shanyu. Nagproyekto siya ng malaking enerhiya na hindi mas mahina kaysa kay Yan Yang, isa pang henyo sa Red City.
Sa tabi ng grupo ng pamilya Lee, apat na nasa hustong gulang na nap unit ang kanilang mga damit ay nakatali ang kanilang mga kamay at paa ng isang makapal na metal na kadena. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga mansya ng dugo, at ang kanilang panloob na enerhiya ay isang gulo. Lahat sila ay sugatan. Kanzon yun, bilisan mo at ibigay mo ang munting bastard na yun. Bibigyan kita ng isa pang 3 minuto, at kung wala pa rin siya, sisimulan kong pumatay ng tao. Malakas ang boses ni Li Shanyu at maririnig mula sa malayo. Sino itong Jiang Chen? Paano niya nagawang magalit ang chief ng Li family na pumunta pa siya dito ng personal para kunin siya? Sa palagay ko walang sinuman mula sa Misty Rain Tower na nagngangalang Jiang Chen. Wala kang alam dito. Sinabi sa akin na hindi nagtagal bago ito, ang ikatlong anak na lalaki ng pamilya Li, si Li Chang Hong, ay pinatay sa Fragrant Sky City. Ang pumatay ay itong si Jiang Chen. Ang chief ng pamilyang Li ay pumunta mismo sa Fragrant Sky City ilang araw na ang nakalipas, at hindi ko alam kung bakit, pero bumalik siya na walang dala. Walang mag-aakalang pupunta si Jiang Chen sa Red City at mananatili pa sa Misty Rain Tower. Ano ba, itong si Jiang Chen ay may mga lalaki talaga. How dare niyang patayin ang anak ng pamilya Li? 3 lang ang anak ni Li Shanyu, at pinakamamahal niya ang bunsong anak. No wonder galit na galit si Li Shanyu. Ito ay magiging kapanapanabik. Kuwit. Nagbubulungan ang lahat. Ang balita ng pagpatay ni Jiang Chen kay Li Chang Hong ay mabilis na kumalat sa kanila. Ngayon ay naunawaan na ng lahat kung bakit pumunta si Li Shanyu sa Misty Rain Tower para manggulo. Hindi nagtagal, lumabas si Yan Zhanyun at ang mga lalaki mula sa Misty Rain Tower. Li Shanyu, how dare you make trouble in front of our Misty Rain Tower? Sa tingin mo ba walang makakalaban sa iyo mula sa pamilya yan? Si Yan Zhanyun ay napaka-agresibo habang ipinahayag niya ang kanyang dominanteng saloobin. Napasigaw siya ng sumulpot. Emph! Yan Zhanyun, hindi ako naghahanap ng makipag-away sa iyo ngayon. Ang gusto ko ay ang maliit na bastard na si Jiang Chen. Ibigay mo siya, ngayon na. Isang malamig na humph ang pinakawala ni Li Shanyu. Ang kanyang malaahas na pangitain ay tumitig sa lahat ng lalaki mula sa pamilya yan hanggang sa tuluyang mapunta ito kay Jiang Chen. Nagningning ang magkabilang mata niya at sinabi niya, ikaw ba iyon Jiang Chen? Li Shanyu, ang iyong buhay ay iniligtas noong huling pagkakataon sa pamilya Jiang. Hindi lamang ikaw ay hindi nagpapasalamat, ngunit ngayon ay hindi mo ako iginagalang. Hindi ka magaling sa hayop. Inis na sabi ni Jiang Chen. Emph! Ikaw talaga yan. Pinatay mo ang anak ko, kaya mamamatay ka ngayon kahit 9 na buhay mo. Little bastard, kung pinangalagaan mong mabuti ang iyong buhay sa pamamagitan ng pananatili sa mansyon ng pamilya Jiang, baka hinayaan kitang mabuhay. Pero, hindi ko talaga akalay na itatapon mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagpunta sa Red City. Hinahanap mo lang si kamatayan. Sabi ni Li Shanyu habang nagngangalit ang mga ngipin. Nais niyang tumakbo na lang siya at pira-piraso si Jiang Chen. Li Shanyu, si Jiang Chen ay isang napakahalagang panauhi ng ating Misty Rain Tower. Hindi siya isang taong kaya mong saktan gaya ng gusto mo. Ang Misty Rain Tower ay protektahan si Jiang Chen sa lahat ng mga gastos. Kung gusto mo siyang patayin, mas mabuting may kakayahan kang talunin muna ang Misty Rain Tower. Ang sinabi ni Yan Zhanyun ay napakadiretso at malakas, tinitiyak na maririnig siya ng lahat. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito Jiang Chen dati. Bilang isang tao na kagagaling lang sa Fragrant Sky City, paano siya sinusuportahan ng Misty Rain Tower? Nakikinig sa sinabi ni Yan Zhanyun, gagamitin niya ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya yan para protektahan si Jiang Chen. Masasabi ko na si Jiang Chen ay isang henyo, ngunit sa palagay ko ay hindi siya sapat na halaga para makakuha ng ganoong proteksyon. Si Yan Zhanyun ay hindi tanga, dapat may dahilan kung bakit napaka-protective niya kay Jiang Chen. Maraming tao kabilang si Li Shanyu ang walang alam. Hindi nila naiintindihan kung bakit gustong protektahan ni Yan Zhanyun si Jiang Chen. Dahil lang ba sa pagtulong ni Jiang Chen kay Yan Meng na patayin ang mga lalaki mula sa pamilya Li? Parang hindi sapat yon. Isang mapanguyam na ngiti ang muling lumitaw sa mukha ni Li Shanyu. Kung talagang hamina si Yan Zhanyun na protektahan si Jiang Chen gamit ang buong kapangyarihan ng pamilya Yan,
walang paraan na masasaktan niya si Jiang Chen. Sa kasalukuyang lakas ng pamilya Li, hindi siya nang ahas na magdeklara ng digmaan sa Misty Rain Tower. Ngunit, handa si Li Shanyu. Sumenyas siya sa isang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Nakita ng lalaki ang hudyat at hinaila niya si Wang Ting at ang iba pang mga lalaki sa harapan ng karamihan. Kabanata 40, Li Chang Hao. Kumapit ka. Ang lalaki ay naglabas ng isang kumikinang na talam at inilagay ito sa leeg ni Wang Ting. Jiang Chen, ang apat na lalaking ito ay ang mga mersenaryong sumunod sa iyo. Iniisip ko kung handa ka bang makita silang mamatay sa harap mo dahil lang sa sarili mong mga desisyon. Tumingin si Li Shanyu kay Jiang Chen na may malisyosong ngiti. Kasuklam-suklam, naiinis na sigaw ni Yan Meng. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Wang Ting at sa iba pang tatlong lalaki. Inosente silang apat at hindi dapat idamay dito. Si Yan Meng ay lumaban at dumaan sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan kasama nila, at kung mamatay sila sa harap niya, magduruse din siya. Haha, Li Shanyu, patayin mo kami kung gusto mo. Nagkamali ka ng pagtansya sa kahalagahan ng ating kaibigan. Halos hindi pa kami nagkikita ni Brother Jiang Chen noon, at hindi kami nagkaroon ng malapit na pagkakaibigan. Ang plano mong gamitin kami para banta si Brother Jiang Chen ay hindi gagana. Tumawa ng malakas si Wang Ting. Ang matalim na talam ay nag-iwan ng hiwa sa kanyang leeg, at siya ay dumudugo. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kahit isang tanda ng takot, ang mapangahas na ugali na ito lamang ang nakapagbigay sa kanya ng thumbs up ng mga tao sa paligid niya. Siya ay talagang isang matigas na tao. Patayin mo kami kung gusto mo. Kung igalaw ko man ang kilay ko, magiging anak ako ng pagong. Ang buhay ko ay iniligtas ni Brother Jiang Chen. Dahil sa kanya, nabuhay pa ako ng 2 araw, at sapat na ang kinikita ko. Brother Jiang Chen, ako si Niu Meng, at ako ang nagsabi sa kanila ng pangalan mo. Pasensya na. Ang iba pang tatlong lalaki ay sapat na tao upang hindi magpakita ng anumang takot. Bilang isang mersenaryo, bawat isa sa kanila ay isang matigas na tao. Ang mga lumalakad sa mersenaryong landas ay nakatakdang mamatay balang araw, at nang kanilang pinili ang landas na ito ay naghanda na sila para sa pinakamasama. Nang sa wakas ay dumating na ang araw, hindi na nila kailangang magpakita ng anumang takot. Buti, dahil matigas ang ulo mo, pagbibigyan kita ng mga hiling mo. Patayin sila ngayon na. Pinalakas ni Li Shanyu ang kanyang espiritu at malamig na sinabi. Itigil mo yan. Sigaw ni Jiang Chen. Naglakad siya ng 2 hakbang pasulong, at may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha sinabi niya, Li Shanyu, bilang pinuno ng pamilya Li, isa sa mga pinakadakilang kapangyarihan sa Red City, paano mo magagamit ang gayong kasuklam-suklam na panlilin lang kapag nakikitungo sa isang kabataang tulad ko? Hindi sapat ang kahihiyan para ilarawan ka. Ikaw, nawala ang ngiti sa mukha ni Li Shanyu. Ang sinabi ni Jiang Chen ay tama, ang isang taong may katayuan na gumagamit ng gayong panlilin lang ay talagang kaiyahiya. Brother Jiang Chen, ligtas ka basta manatili ka sa Misty Rain Tower. Hindi mo na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay para sa isang tulad namin. Ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa amin. Sabi ni Wang Ting, hindi ako dakilang tao, pero hinding-hindi ko hahayaang magdusa ang isang inosente dahil sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang harapin ng sinuman ang mga kahihinatnan na sa akin lamang. Casual na sabi ni Jiang Chen. Walang gaanong damdamin sa pagitan ni Wang Ting at Jiang Chen. Kakakilala lang nila hindi nagtagal bago ito, at ang buhay nila ay walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang sitwasyon. Ang nangyari sa kanila ngayon ay dahil lahat kay Jiang Chen, ito ang dahilan kung bakit kailangan niya silang iligtas. Tama na kalokohan. Jiang Chen, lumapit ka at harapin ang iyong kamatayan. Pagkatapos nito ay pakakawalan ko na sila. Malamig na sigaw ni Li Shanyu. Li Shanyu, wala ka na talagang pakialam sa reputasyon mo. Bilang pinuno ng pamilyang Li, paano mo matatakot ang isang binata sa gayong kaiyahiyang taktika? Naglakad si Yan Zhanyun sa tabi ni Jiang Chen. Iniligtas ni Jiang Chen si Yan Chenyu. Siya ang tagapagligtas ng pamilya Yan, at hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanyang tagapagligtas. Kailangan niyang protektahan ang kaligtasan ni Jiang Chen ngayon, kahit na ang kabayaran ay ang buhay ng apat na mersenaryo. Tama iyan.
Masyadong masama ang taktika na ito, at hindi ito akma sa katayuan ni Chief Li. Totoo, ang isang tulad ni Li Shan Yu ay dapat gumamit ng isa pang taktika para sa paghihiganti. Binata pa lang siya. Nagsimulang talakayin ito ng karamihan, at tumaas ang usapan. Ito ang kailangang harapin ng isang sikat na tao sa Red City. Si Li Shan Yu ay isang sikat, at ang kanyang mga aksyon ay kumakatawan sa pamilya Li. Kumunot ang noo ni Li Shan Yu. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Mukhang kung talagang gusto niyang patayin si Wang Ting at ang tatlo pang lalaki, masisira ang kanyang reputasyon. Hindi ito magandang bagay para sa pamilya Li sa kinabukasan ng Red City. Chief Li, bakit hindi mo hayaang labanan ng iyong anak si Jiang Chen? Kung kayang patayin ng iyong anak si Jiang Chen, maghayganti ka. May nagmungkahi sa karamihan. Tama iyan. Ito ay isang magandang ideya, tingnan nating lahat ang labanan sa pagitan ng mga henyo. Parami ng parami ang agad na nagsimulang sumang-ayon sa ideya. Ang mga nasiyahan sa isang magandang palabas ay hindi kailanman mag-asawa sa higit pang libangan. Gustong malaman ng lahat kung anong mga kasanayan mayroon si Jiang Chen, kung paano niya nagawang patayin si Li Changhong, at kung bakit siya iginagalang ng Misty Rain Tower ng labis. Nang marinig ang mungkahi, tumingin si Li Shan Yu sa binata na tumabi sa kanya. Si Li Shan Yu ay may tatlong anak na lalaki, at lahat sila ay mga henyo. Ang panganay ay si Li Changming, at ang pangalawang anak ay si Li Changhao. Pareho silang nakarating sa yumaong kaharian ng Qihai sa murang edad. Si Li Changming ay nagtatanim sa likod ng mga saradong pinto at sinusubukang bumuo ng kanyang mortal core, at ang bunsong anak na lalaki, si Li Changhong, ay pinatay ni Jiang Chen sa Fragrant Sky City. Ang binata na tumabi kay Li Shan Yu ay ang kanyang pangalawang anak, si Li Changhao. Bahagyang ibinaba ni Li Changhao ang kanyang mga labi, at may pagmamalaki na ekspresyon ay humakbang siya pasulong. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Jiang Chen at nagsalita sa mayabang na tono, "Jiang Chen, may nagsabi sa akin na pinatay mo ang kapatid ko sa isang deathmatch. Ngayon, papatayin din kita sa isang deathmatch para maipaghiganti ang kapatid ko. Nagtataka ako, naglakas loob ka bang tanggapin ang hamon na ito?" Tumingin si Li Shan Yu kay Jiang Chen na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Naisip din niya na ito ay isang magandang ideya. Hindi niya alam kung anong mga trick ang ginagamit ni Jiang Chen, kaya hindi niya talaga malaman kung ano ang kanyang kasalukuyang level. Ayon sa kanyang nalalaman, noong nakikipaglaban si Jiang Chen kay Li Changhong siya ay ikasyam na antas na mandirigma ng Qijing, at ngayon ay halos wala na siya sa unang bahagi ng kaharian ng Qihai. Bagamat mayroon siyang mahusay na lakas sa pakikipaglaban, madali siyang matalo ni Li Changhao. Bagamat nagawang patayin ni Jiang Chen si Murong Zan, walang paraan para ikumpara ni Murong Zan kay Li Changhao. Oo, silang dalawa ay nasa yumaong kaharian ng Qihai, ngunit walang anumang bagay tungkol sa kanila na maihahambing. Si Li Changhao ay isang batang henyo. Siya ay may malaking potensyal at hindi may kukumpara sa sinumang kapareho niya. Higit pa rito, si Li Changhao ay nagtataglay ng mahusay na kasanayan, ang pagpatay ng isang maliit na patatas tulad ni Jiang Chen ay hindi isang malaking bagay. Sa pamamagitan nito, mapangalagaan ang reputasyon ng pamilya Li. Lahat ay nakatingin kay Jiang Chen at nag-iisip kung maglakas loob ba siyang tanggapin ang hamon. Nang marinig ang sinabi ni Li Changhao, tumawa si Jiang Chen at nagtanong, "Sigurado ka bang gusto mong makipag-deathmatch sa akin?" Inisip talaga ni Jiang Chen na pinapaalalahanan niya si Li Changhao para sa kanyang ikabubuti. Halos sabihin niya kay Li Changhao, "Anak, gumising ka na. Ang isang laban sa kamatayan ay hindi isang nakakatuwang laro. Kung mamamatay ka rito, wala nang paraan para buhayin ka. Bakit? Wala ka bang lakas ng loob na tanggapin ang hamon?" Ipinahayag ni Li Changhao ang kanyang pagmamataas at pagmamataas habang nakatingin kay Jiang Chen sa gilid. "Palayain mo muna silang apat, tapos tatanggapin ko ang hamon." Sabi ni Jiang Chen, "Brother Jiang Chen, mangyaring pag-isipang mabuti. Si Li Shan Yu ay may tatlong anak na lalaki, ngunit si Li Changhong ay walang halaga kumpara sa dalawa pa. Pareho silang henyo. Ang binatang ito sa harapan ay ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Li Changhao, at siya ay isang upper tier na Qihai warrior." Pinaalalahanan ni Yan Zhanyun si Jiang Chen.
Brother Jiang, si Li Changhao ay may mahusay na lakas sa pakikipaglaban, kahit ako ay walang tiwala na talunin siya. Malaking panganib para sa iyo na tanggapin ang kanyang deathmatch challenge. Paalala niyan yang kay Jiang Chen. Huwag kang mag-alala. Sa dinami-dami ng taong nanunood sa amin, kung tatanggihan ko ang challenge na mukhang hindi rin maganda. Nagkibit-balikat si Jiang Chen na may casual na tingin sa kanyang mukha. Ito ay isang alok na ipinadala sa kanyang pintuan. Siguradong iniisip ni Li Shan Yu na marami siyang anak, kaya gusto niyang ibigay ang isa kay Jiang Chen. Sa kabilang banda, ikinaway ni Li Shan Yu ang kanyang kamay at sinenyasan ng kanyang mga tauhan na palayain si Wang Ting at ang tatlo pang lalaki. Agad na naglakad si Yang Ming patungo sa kanila at dinala sila sa pamilya Yan. Ang mga tao ay lumipat at umalis sa isang malaking bakanteng lugar para sa deathmatch. Ang yugto ng pakikipaglaban ay medyo malayo mula dito, at mas madaling magkaroon ng deathmatch dito mismo. Halika Jiang Chen, tingnan ko kung anong klaseng kakayahan ang mayroon ka. Ngayon ay papatayin kita at ipaghihiganti ang aking kapatid. Naglakad si Li Changhao sa gitna ng bakanteng lugar. Ang kanyang dilaw na balabal ay kumikislap ng walang hangin na umiihip dito, at ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Hindi niya talaga sineseryoso si Jiang Chen dahil hindi lang siya nagkaroon ng mahusay na lakas sa pakikipaglaban, mayroon din siyang malakas na hidden technique. Ngayon, si Jiang Chen ay dapat mamatay. Brother Jiang Chen, mangyaring mag-ingat. Muling pinaalalahanan ni Yan Zhongyun si Jiang Chen. Tumango si Jiang Chen bago siya nagsimulang maglakad ng may malalaking hakbang. Dumating siya sa tapat ni Li Changhao. Bang! Pinalakas ni Li Changhao ang kanyang espiritu habang pinapakawalan niya ang kanyang kapangyarihang yuan. Bigla siyang sumuntok at makikita ang matingkad na spark sa kanyang kamao. Ang enerhiya ng yuan ay kasing talas ng isang talem at ang alitan sa pagitan ng hangin at ng suntok ay nagbunga ng malalakas na pagsabog na tunog. Ang kapangyarihan ng isang yumaong Qihai warrior ay ganap na ipinakita. Sinusukat lang ni Li Changhao ang kanyang kalaban, at nagpapakita na siya ng napakalakas na kapangyarihan. Talagang mabangis ang Red City Genius. Umiling si Jiang Chen. Si Li Changhao ay talagang mas makapangyarihan kaysa kay Murong Zon. Ngunit sa kasamaang palad, si Jiang Chen ay hindi na isang maagang mandirigma ng Qihai. Nakarating na siya sa kalagitnaan ng kaharian ng Qihai. Kahit sinong Qihai warrior sa harap niya ay napakahina. Inatake ni Jiang Chen ang kanyang palad. May mga buhawi na nabuo ng Yuan Energy sa kanyang palad habang ito ay sumasalubong sa kamao ni Li Changhao. Ginamit lamang ni Jiang Chen ang kalahati ng kanyang lakas sa pag-ataking ito. Nakabuo na siya ng 5 Dragon Marks ngayon. Kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, napatay niya si Li Changhao sa isang suntok. Ngunit, ayaw ni Jiang Chen na mag-iwan ng malaking epekto ngayon, kaya naman kalahati lang ng kanyang lakas ang ginamit niya. Bang! Nagsagupaan ang kamao at palad, na nagbunga ng tunog ng nagbabanggaan na mga metal. Ang Yuan Energy ni Li Changhao ay dinurog ni Jiang Chen, at siya ay pinilit na bumalik sa sobrang lakas. Napaatras lang siya ng ilang hakbang bago niya pinatatag ang sarili. Nararamdaman niyang namamanhid ang buong braso niya, at talagang nakakapanghinayang ang pakiramdam na iyon. Galing! Ang Jiang Chen na ito ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Pinilit niyang bumalik si Li Changhao sa isang pag-atake lang. Mukhang maislan siya na parang isang binata mula sa ilang mayamang pamilya. Hindi kailanman inaasahan ng sinuman na magkakaroon siya ng ganoong kalakas na lakas. Ngunit sinusukat lamang ni Li Changhao ang kanyang kalaban, at hindi talaga siya gumamit ng anumang kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi pa rin kilala ang nanalo. Nagulat ang lahat. Walang sinuman ang mag-aasam na si Jiang Chen ay magkakaroon ng ganoong kalamangan kaysa kay Li Changhao o ang kakayahang ibalik siya sa isang pag-atake lamang. Mabuti. Malakas na sigaw ni Yan Zhongyun. Emph. However, huwag magpigil ng kahit ano. Patayin mo siya dali. Sabi ni Li Shan Yu na may kulog na mukha. Sige. Ibinaba ni Li Changhao ang kanyang braso, na wala ang hitsura ng paghamak sa kanyang mga mata. Pinagdikit niya ang kanyang dalawang palad at inipon ang kanyang Yuan Energy bago agad itinuro ang isang daliri. Bang! Tumitaw ang isang mapusyaw na dilaw na daliri, ang alitan sa pagitan nito at ng hangin ay nagdulot ng malakas na ingay.
Ang malaking daliri ay 1 metro ang taas, at ito ay bumagsak sa lahat ng bagay sa daan nito. Brother Zhang, ito ang heavenly yellow finger ng pamilya Li. Si Li Changhao ay nag-practice ng husto. Kailangan mong mag-ingat. Paalala niyan yang kay Zhang Chen. 1 kerba ang lumitaw sa labi ni Zhang Chen, at malamig siyang ngumiti. Nakita niya ang heavenly yellow finger na ito pabalik sa Fragrant Sky City noong nakikipaglaban siya kay Li Changhong. Kung ikukumpara sa kanyang single solar finger, napakahina lang nito. Gayunpaman, ang heavenly yellow finger na ito ay mas malakas ng pinakawala ni Li Changhao, ngunit si Zhang Chen ay hindi talaga nag-aalala tungkol dito. Si Zhang Chen ay mukhang relaxed at casual habang nakaharap sa paparating na pag-atake. Nang muntik na itong maabot sa kanya ay nagpakawala siya ng suntok sa hindi mapigil ang paraan.